Ang isang bagay, pag mahirap, pag hindi mo alam, talagang mahirap. Kaya po mayroong NDO para yung mga bagay na mahirap, pinapadali natin. Okay ba yan? Now, ano ang mahirap sa Englobal? Bakit lahat ng mga tao umatis sa Englobal pero hindi lahat yumayaman? May mga katanungan lagi yan eh. Kung bakit ilang libong tao na ang naka-attend, pero hindi naman lahat tumutuloy. Kapag tinanong mo yung mga tao, may mga pangarap ba kayo? Isa lang naman ang sagot eh. Yes, gigil na gigil pa. Tama? Lahat, pag first time ninyo, yes, taas na ng kamay, nangingilabot pa kayo, grabe, payaman, di ba? Pero nasaan yung iba? Ba't nawawala? That's the good news. Sa Englobal, kung sino nag-stay, kung sino tumatagal, yun ang yumayaman. So ngayon pa lang, kung balak mo talaga na medyo nakailang buwan ka na, tumutuloy-tuloy ka pa rin, kahit ang resulta mo medyo mabagal at nandiyan ka pa rin, isa lang ibig sabihin yan, pinoprocess ng success ninyo. Maganda may ganon? Yes. Now, isipin natin, tingnan muna, kung talaga yaman sa Englobal, nasa na yung iba? Ano yung mga dahilan kung ba't may mga tao hindi tumutuloy? Alam niyo kung bakit? Ito lang man lagi ang problema eh. Totoo. So, umpisa, magdududa ka. Yung duda mo, in-overcome mo, sumusubok ka. Tapos, pagsubok mo, nayaman ka, mag-imbita ka. Hindi ba't mataas na porsyento ang mag-reject sa inyo? Ito ang dahilan kung bakit marami nawawala. Kasi hindi nila kayang tanggapin yung rejection. Tanong, kayo ba'y handang ma-reject? Yes! Tama, sino handang ma-reject? Taas ang kamay. Talaga? Ha? Baka naman taas-taas ng kamay, di ba? Kasi sa Englobal pala, the more nare-reject kayo, ito yung mga yumayaman. Tama? Sa kanila, kung yung rejection ang magpapahinto, yun ang magpapatuloy sa inyo. Now, gusto kong mag-focus din sa salitang rejection. Kasi, gusto kong malaman yung lahat. Pag first time mo ginawa isang bagay, natutuwa kayo, may excite kayo. Pero habang tumatagal, nagiging emotional ang tao. Ngayon palang tanggapin ninyo, Englobal, this is a rejection business. Ano negosyo mo? Rejection. Ha? Kapag hindi ka nare-reject, hindi ka nag-negosyo. Englobal, this is a rejection business. The more nare-reject, the more mo ginagawa ang negosyo. So pag hindi ka nare-reject dito, kabahan ka. Kasi hindi mo ginagawa ang negosyo. Rejection coming from kanino? Kung estudyante ka, rejection from your classmates, office mates mo, friends, relative, loved ones, family. Yan yung mag-reject. Gusto kong malaman yung lahat. Wala pa kayong lahat sa Englobal, kayo ay nare-reject na. Tama ba yan? Nung first ako umatin sa negosyong to, tuwan-tuwa ako. Gigil na gigil. Tama? Pag ikaw sa bahay namin, ang seminar noon, nag-umpisa ng alas 7, natapos ng alas 9, nakauwi ako sa bahay namin ng alauna na madaling araw. Tuwan-tuwa. Imagine mo. Tuwan-tuwa ako ng alauna ng madaling araw pag uwi ko. Yung asawa kaya, tuwan-tuwa din sa akin. 1 a.m. Tuwan-tuwa. Grama, grabe, gumising ka. Di ba? Sabi ng asawa ko, hey, Anil, saka galing power, gumagaling pa ako. Anong power? Grabe! Di ba? Yun ang expression, di ba? Power, grabe. Ano power, grabe? Grabe ma. Yaman na tayo. Yan ang bukabibig natin. Yaman na tayo. Pag nakita ng bilog-bilog, talaga yaman ka eh. Kaya yung unang kwento mo, yaman tayo. Tapos, yung kukwentuhan mo, nakatingin lang sa'yo, walang reaksyon. Kasabi yung gutom lang yan. Yan ang lahat pala, ng laban ng pupuyat. Ayaw maniwala sa akin. Kaya nasaktan ako. Ibig sabihin ko, ako nga mismo, nag-uumpisa, na-reject din. At na-realize ko, kayong lahat, ang top earners ay Englobal, si Calabria Ventura, earning 2 million per month. Si Roy Cueto, almost 1 million kinikita niyan. Joseph Lee, Miley Aldane, di ba? May kumikita na 1.8 million, 1.5 million, 1 million, half million per month. Talaga marami yung mayaman sa Englobal. Yung mga kumikita, yung mga top earners sa Englobal, hanggang ngayon, sila ba'y nag-iimbita pa rin? Yes. Ang tanong, lahat ba ng inimbitahan nila, sumasama sa kanila? Hindi. Just imagine, no? Kung sila nga, may maganda ng resulta, malaki ang grupo, magaling magsasalita, malaking connection, experience, madami, eh, nire-reject pa rin. How much more kayo? Yung iba sa inyo, nag-uumpisa pa lang. Wala pang resulta, wala pang malaking grupo, wala pang kinikita. Tama? Ibig sabihin, kapag nare-reject kayo, kung yung top earners nga nare-reject, kung kayo mare-reject, ibig sabihin, wala pa lang mali sa inyo. Wala mali sa mga top earners.
Nagkataon lang, hindi pa ho right person yung taong iniimbitahan nyo. So huwag kang maapektuhan. Kapag nag-imbita ka, nareje ka, okay lang yan. Walang mali sa'yo. Tama-tama. Pangalan, sir, nakayelot na kaputi. Ryan, example, itong mga taong to, lahat sila, Ryan, imbitahin mo. At lahat sila, nag-reject sa'yo. Ano yung pakanda ni Ryan? Masama loob ba? Hindi masama loob mo. Napakasama loob talaga. Ha? Totoo, totoo. Kasi lahat hindi sumama. Baguhin kang tanong, Ryan, lahat sila inimbitahan mo. Napipasin ka pa lang. Sabi sila, kung Ryan, okay, ang ganda pa ng inguable. Bukas pwede mag-pay in 3 heads muna. Lahat sila, 3 heads bukas. Ryan, anong pakaramda mo? Masaya? Hindi masaya yun. Napakasaya nun. Just imagine lahat kayo inimbitahan ni Ryan. Dahil kayo 3 heads. Malamang si Ryan hindi makakatulog. Ibig sabihin, ang inguable pala, alam mga yaman, kini-enjoy mo. Huwag kayong mag-uubos ng oras sa mga taong ayaw sa ginagawa natin. Kaya pala ang mga disciples na hirapan, kayo din ang magpapahirap sa mga sarili nyo. Ayaw na nga, pinipirito pa. Sige na naman, mag-imbubal ka. Ayaw, sige na naman, mag-imbubal ka. Ayaw, mamatay kang lukha! Inaaway mo nyo. Ha? Mababasin ninyo? Pag may mga taong kumukontra sa inyo, minamasama ninyo, pinipersonal ninyo. Ha? Hawa sa pakin mo na eh. Ha? Tama o tama? Hindi sila agen sa inyo. Ayaw lang na ino-offer mo. Para ganito, gusto mong kape, libeng coffee, ayaw. Gusto mo ng libeng, ayaw. Gusto mo ng libeng, ayaw. Bakit? Gusto mo kasi coke. Gusto mo yung global, ayaw. Gusto mo yung global, ayaw. Bakit? Gusto niya muna, doon sa trabaho niya. Nag-i-enjoy pa sa trabaho niya. Okay pa yung negosyo niya. Tama, pabayaan mo lang. Huwag mo awayin. Kasi pag inaway mo yan, pag dumating yung oras na gusto niya na mag-i-global, dahil inaway mo siya, hindi masama sa'yo yan. Tama? Kasi personal mo eh. Hindi ka sumama. Walang niya ka. Pamatay kang buko, ha? Okay ba yun? So every time na rejection, ngiti ka lang. Pag ayaw, okay lang. Matuto kayong mag-next. Kasi sa atin, ayaw niyong mag-next eh. M global, ayaw, next. M global, ayaw, next. M global, ayaw, next. Ikaw, M global, oh, liko dito. Di ang sarap. Tama, oh. Ibig sabihin, kayo nagkapahirap. Huwag niyong pahirapan ang sarili ninyo. Tama, rejection. Magabalot, nare-reject ba? O yung magabalot, sumisigaw, balot! Ganun ba yan? Balot! Maraming nakarinig sa magabalot. Pero hindi lahat nabili. Pero bago palang sumikat yung araw, hindi ba yung balot ay nauubos? Yes. Wala siyang pakialam kung may bibili sa kanya o wala. Ang trabaho niya, isigaw ang kanyang panindang balot. Bago sumikat ang araw, ubos ang balot. E kung ako magabalot, sabihin ko, naku, grabe. Daming tao na. Daming tao. Pag sumigaw ako, baka ako gulpihin. Pag-alig ko ganito, balot. 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 Ha? May bibili o wala? Wala. Wala naman tao eh. Ibigog mong salita. Walang bibili. Walang pinagkaiba sa AIM Global. Sigaw ka lang. AIM Global! Vida! Sito na po seven! Tama. Maraming mga tao ang makarinig sa inyo. Tatakbo, aalis, hindi ka mapansinin. Pero believe me, meron at merong sasama sa inyo kapag narinig ka. Yes or yes? So, every time rejection, okay lang yan. Normal yan. Kaya ka nare-reject, tandaan mo, first time mo kasi. Lalo pag first time ka mag-network, pag first time ka networker, normal yan. Medyo masakit pa yan. Tama? Lahat kasi ng bagay na pag first time, nakakatakot eh. Totoo ba yun? Nakakatakot pag cellphone mo, tulog ng tulog. Nakakatakot din yan eh. Kasi mababati ka, di ba? Tama o tama? First time. Lahat ba ng first time nakakatakot? Kumusta first time nyo? Hindi, nawag-network. Pagtawid, first time mag-enroll,
First job interview. Tama? First time ang ligaw. Kumusta ho? Kayo mga kalalakihan, kumusta yung first time ng ligaw? Masaya ba? Masarap ba? Nakakatakot kaya yung first time ka maniligaw? Meron bang nervyos? May nervyos kapag first time ka maniligaw eh. Kasi hindi mo alam kung sasagutin ka o hindi. Kinakabahan ka kasi baka ililigawan mo. First time ka maniligaw, kinakabahan ka. Paano pag mabasted ka? Kaya mo mga tao, takot ng ligaw minsan. Baka mabasted. Alam mo ba yun? Ano ba ang pakiramdam kapag mabasted, bro? Anong pakiramdam? Paki-explain. Hindi ko alam eh. Paano ba yun? Ha? Ang tawag dyan, yabang. Ibig sabihin, paano malalaman kung ikaw ay sasagutin ng babae o hindi kung di mo subukan ligawan? Kaya nga minsan sa pag-aaral, makakapansin ninyo, kung sino pa yung babaeng maganda, sexy, power, wangkata, mabango, long hair, minsan yun pa yung walang syuta. Oo. Kasi isipin na yung mga lalaki, grabe, ganda babae nito. Alam mo sa ganda niyan, may boyfriend na yan. Ganda eh. Kaya yung mga lalaki, yun ang iniisip lahat. Ang ganda nito, may boyfriend na yan. Eh lahat iniisip ganun. Kaya walang naliligaw sa kanya kahit maganda siya. Tama? At alam niyo ba kung sino yung babaeng laging niloligawan? Wala akong sinabi eh. Kaya kung babae ka, huwag kang mayabang. Grabe, tama naliligaw sa akin. Long hair ako. Kaya marami naliligaw sa'yo, baka iniisip ng mga lalaki, grabe, babaeng to, kawawa naman. Wala nang naliligaw, naliligawan nga. Guys, every time may rejection, normal yan. Okay ho ba yan? Yes. So, every time may reject ka, kahit best friend mo, kaibigan mo, oy, sabi ng speaker, normal pala yan. Kasi mga top earners na, minsan nire-reject din eh. Second, yung mga fear natin, kinakatakot natin, eh baka ako mag-fail, baka walang mangyari sa akin dyan. Ibang mga tao kasi, kaya hindi maging successful, may pagsubok pa lang, takot nang umpisahan. Diba? Mag-join pa lang, ha? Akit pa lang sa global, naku, baka doon lumaman dyan eh. Diba? Takot ka agad. Baka daw mag-fail, baka walang maniwala, baka pagtawanan, baka hindi maging successful. Tama? Takot tayo mag-fail. Kasi ang salitang failure, tulad negatibo yan eh. Nung bata kayo, nakamayasa tayo lahat eh, para bang mali magkamali. Ito yung mga bata. Diba? Ano yung narinig mo sa mga parents natin? Oh, huwag mo gagawin yan. Do not do that. Oh, do not do this. Sinabi ka, huwag kang aakit na hulog ka tuloy. Huwag tuloy yung bata. Tama pa sa inyo? Kaya mga bata, eh, ibig itong kumikilos, dahan-dahan. Dahan-dahan sila. Kasi pag nagkamali sila, may mga tao magagalit. May mga taong sisi na sa kanila. Tama ba yun? Misan nga, may bata eh. Sabi ng nanay, oh, Junior, bili ka nga ng suka sa kanto. At huwag kang tatawid, ha? Hanggat may sasakyan. Sige na, magpapaksiw ko ng isda. Bili ka suka. Alas 10 ng umaga yun. Bili ka suka. Alas 10 na wala pa yung bata eh. Ano bakit? Kasabi nanay, huwag kang tatawid hanggat may sasakyan. May sasakyan pa. Ayun natin dahan, ha? Diba? Isang nanay, ni Junior, ano ka matakatakal mo? Nanay, may sasakyan pa po eh. Takot sila mag-take ng risk. Tama na kamayasit eh. Kasi pag tumayo dyan, sinabi ko huwag kang tatawid pag may sasakyan, diba? Kaya mga misang mga bata, ingat na ingat bago sa kakilang pagkilos. Guys, anong point ko? Huwag kayo matakot magkamali. Normal magkamali. Basta importante lang, huwag pa ulit-ulit yung pagkakamali ninyo. O nag-present ka ng OPP, hindi sumama. Tingin mo, kamali ka? Okay lang yun. At least, nag-try ka pa rin. Paano ba yun? Kasi sa mga mali, pagkakamali mo yun, kapag na-feel mo nag-fail ka, doon kayo natututo. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Tama? O kung kayo nag-fail sa relationship, sa business, sa employment, sa ibang networking company, tapos na po yun eh. Basta importante lagi yung present. Importante ngayon, ano ito? 19? Ha? March 19? Importante ngayon, March 19, 2013. Willing kayong tumayo ulit para makuha ang inyong mga pangarap. Tama ba yun? Huwag kayong mabuhay sa mga nakaraan na.
Importante ngayon. Yung gigil mo ngayon, na kung gusto mo ko yung mga pangarap mo, kailangan gigil na gigil na gigil na gigil ka. Eh baka magkabali, okay lang yan. Tayo ulit. You cannot appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng failure. Tama? The more na fail ang tao, the more niya ma-appreciate kung ano ang kahulugan ng success. Pinoprocess kasi yung success ninyo. Tama o tama? Now, tanggap mo na may rejection, tanggap mo na ba mo, mag-fail ka, okay lang yan. Bakit? Kasi may pinaglalaban ka dito eh. Ano pinaglalaban mo? Pinaglalaban mo, makuha yung mga pangarap mo. Whatever it takes, kailangan maging successful ka. Whatever it takes, kasi ito ginagawa mo sa pamilya mo. Tama? Good education for your children, magandang bahay, tama? Sasakyan, konbinyente ka sa buhay mo. Ito pinaglalaban nyo. At yung mga pangarap niyan, kaya alam natin, milyon-milyon ang halaga niyan. Tama? Kapag milyon-milyon ang halaga, kailangan pinaglalaban yan. Hindi ito para sa sarili mo eh. Para sa mahal mo sa buhay. Tama ho ba yan? Now, lahat kayo, kaya napalit niyo yan sa AIM Global kasi na-realize ninyo na ang pangarap pala pwede makuha. Dati kasi, pag pangarap mag-uusapan, isipin natin, ay, yung mga pangarap na yan sa mga tao, mayayaman lang yan. Tama, eh, ang lolo ko, mahirap eh. Ang parents ko, mahirap. Kaya ako, mahirap, tanggap ko na yan. Doon pa lang, may limitasyon kagad ang isipan ninyo na ang mga mayaman lang, ang may mga pangarap lang, yung pinanganak na mayaman. Lahat pwede yumaman. Tama? Kailangan mo ng right opportunity. Tama ba yun? Kapag mayroong right opportunity, right timing. Tama? Right opportunity, right timing. Pero sa pati ko din, yung right person. Kahit right opportunity yan, kahit right timing yan, kung hindi kayo yung right person, hindi nyo mukha yung mga pangarap nyo. Paano maging right person? Tama? Ngayon pala, maniwala kayo na kayo mo yumaman. Nung nakita mo yung global, na-challenge ba kayo? Ba't kayo na-challenge? Kasi nakarinig kayo ng mga iba't ibang klase ng mga tao naging successful, iba-iba yung pinanggalingan, iba-iba yung mga background. Kaya ka na-challenge. Tama? Isipin mo lang, okay, paano mayaman sa Englobal? Ano mga preparasyon? Itong gagawin mo. Lalo pag bagito kayo. Ang mindset mo rito ngayon, para ang pangarap ay makuha, anong mga preparasyon ang dapat mong isipin? Ang preparasyon mo una, para ka lang tatayo ng building. Ang building kasi, bago itayo yan, kailangan yung humukay ng pundasyon. Tama mo ba yan? Mas mataas na building ang gusto mong itayo, mas malaya pundasyon ang kailangan mong hukayin. At ang pundasyon na yun, kailangan matibay na matibay. Gano'ng katibay? Na tipong kahit humahangin na, kahit magsandalang ka, itulak mo, hindi basta-basta magkukulaps yan. At talagang hindi magkukulaps. Kasi ang tibay na isang building, lagi nakadepende sa tibay ng pundasyon. Yes or yes? Yes. Ang pundasyon na to, ang nag-represent ng mga pangarap natin. Kung may mga pangarap kayo, kailangan may pundasyon. Ang pundasyon natin dito, ang tawag doon ay, pakibasa? Knowledge. From the word knowledge, alam mo, if you know what you're doing, you have an edge already. Lamang lagi yung taong may alam. Do you agree? Ngayon pa lang eh. Kung meron kayo sabay-sabay kayo nag-pay-in kahapon, halimbawa, yung mga umatong ng NDO ngayon, lamang kayo compare sa mga kasabay nyo kahapon na nag-pay-in. Kasi hindi ko mo nag-pay-in ka, nag-join ka, yayaman ka na eh. Ang magpapayaman sa inyo, yung kaalaman. Kasi kapag alam mo ang isang bagay, confident kayo na mag-imbita. Confident kayo na magkwento, mag-present ng business o ng produkto. Tama o tama? Ang confidence level ng tao, laging depende sa alam ninyo. Kahit ang kausap mo ay lawyer, arkitekto, professional, doktor, kahit grade 6 ka, kahit high school graduate ka lang, malakas ang loob mo na harapin yung mga tao professional. Kasi alam mo ang pinag-uusapan. Tama? Siyempre, pag-uusapan ay paggawa ng bahay, kung arkitekto ang kausap mo, lamang siya. Yung usapan, pagyaman sa Englobal eh. Pag yung mayaman sa Englobal, yung may alam sa negosyo. Yung ginagawa nyo ngayon, ano sabi ni Roy ko ito kanina? Paglabas nyo rito sa seminar room, after ng NDO, ibang klaseng tao na kayo. Gigil na gigil ka. Pag gigil na gigil ka, marami ka marirealize eh. Na kasi yung kausap nyo, yung takot, halos wala sa'yo yan. Kasi alam mo, lamang ka. Yung confidence level mo, mataas. Yes or yes? Yes. Now, para ma-absorb lahat yan, yung kaalaman na yan, magtuturo kami sa inyo ngayon. At lahat ng ituturo namin sa iyo, ituturo ko, i-share ko sa inyo,
maiintindihan mo lang ako kapag nakabukas ang isipan nyo. Kasi walang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. Do you agree? Kahit sabihin ko sa inyo lahat, kaya namin kayo payamanin, maging top earner kayo, kaya nyo mag-qualify sa US Travel Incentive, mag-qualify sa profit sharing, tama? Kahit sabihin namin sa inyo ngayon, magiging milyonaryo ka, kung nakasara man ang isipan ninyo, hindi mo kami iintindihin, hindi kayo yaman sa M Global. So dito pala, alam mo yung contrast level, ang puhunan mo, bago makuha yan, meron ka muna kinukorek. Ugali muna. Attitude. 85% para maging successful ka sa M Global ay attitude. Hindi lang galing, hindi lang talino. Kasi minsan may nagsasabi, eh, dyan ba pag magaling ka sa sales eh? Guarantee na yayaman ka, hindi pa rin guarantee yun. Kasi marami po mga salesman, hindi po lahat ha, karamihan, mostly ng mga salesman, lumating dito, yun ang hirap na hirap sa Global. Kasi mga salesman, may mga trainings yun eh, about sales. Tama? Sa experience ko lang ha, pag mga salesman lumating, nako, yan ba yung seminar niyo? Yan ba yung Global? Napakadali pala niya. Ito yung brochure. Kayang-kaya ko yan. Top-notcher yun eh, top-notcher. Saan? Sa paperwork. Iba ang sales, iba ang Global. Tama ba yun? Partly, siyempre may sales tayo. Natural yun. Pero iba yung turo dito. Attitude is more important than skills. Hindi ko mag-discard ka sa buhay, mayayaman ka dito. May sistema sa Global na dapat niyong matutunan. Ituturo sa'yo, system. At yung system na yun, proven system. When you say proven system, marami nang gumawa na nagkaroon ng maganda resulta, susunod ka na lang sa sistema. At yung sistema na yun, susundin mo lang kapag nag-humble down ka, ugali ang puhunan. Attitude is more important than education kung pag-uusapan in networking business. Tama? Education, siyempre, importante yan. Pero usapan natin, when it comes to networking business, attitude is more important than education. Hindi ko cum laude kayo, matalino kayo, tapkala din sa school, guarantee na yaman ka sa Global. Hindi pa rin. Bakit? Maraming umaten sa Global. Super gagaling. Super tatalino. At natansin namin, yun pa ang napag-iiwanan. Bakit? Ang taong magaling, ang taong matalino, maraming alam, hindi basta-basta nagpapaturo. Yes? Kasi may pray dyan eh. Paano magpapaturo sa taong alam mo naman, hindi nakatapos ng pag-aaral. Alam mo, mas mayaman ka sa taong naging bay sa'yo, hindi ka basta-basta magpapaturo kasi feeling mo magaling ka. Yes or yes? May mga pride ang tao. Normal ba ang pride? Yes, pero ang pride tasteless, odorless, colorless. It's very, very hard to swallow. Yes? Subukan mo ang looking to. Subukan niyo. Bubula yan. Sabi niyo. Tama, tanggalin ang pride. Ang tayo pride sa Global, yan ang napag-iiwanan. Are we clear? Now, ba't ko alam yan? Ako yung tipong tao na napakatuluan. Bakit? Ang labang ko kasi. Ako mismo, ha? Napakahirap. Hirap-hirap yung tao na ginbay sa akin. Mahirap akong pasunurin. Kasi feeling ko, dati, magaling ako. Feeling ko, magaling ako. Tama? Pero feeling magaling ako. Unang-unang, background ko, tao na ginbay sa akin, staff ko sa hotel. Sa mga first-timer po ngayon, ang background ko, dati akong boss sa isang five-star hotel sa Manila, sa Rose Boulevard, yung Hyatt Hotel. Pamilya ba yung Hyatt? 2 years ako nagtrabaho sa Hyatt. Maganda ang position ko. Ang naging bay sa akin, desk clerk ko. Kaya ayaw kong masumunod sa kanya. Pinagbigyan ko, sumama ako bilang isang networker. Tama? Pinagbigyan ko lang kasi maganda yung negosyo. Pero napansin ko, maganda yung negosyo, pero hindi ako maangat. Hindi na malaking grupo ko, hindi ako kumikita. Sabi ko, bakit ganun? Parang hirap. Alam mo, sabi sa akin, ako, sir, kailangan mahirapan kasi may sekreto. Kailangan malaman yung sekreto. Yung tao, kapag sekreto pag-uusapan, gusto malaman. Totoo ba yun? Yes. Gusto nyo malaman? Yes. Sabi ko, ano yung sekreto? Di ba? Inintay ko, sir, ang sekreto para yumaman ka, para matutunan mo yung negosyong to, kailangan lahat ng sasabihin ko, sundin mo. Mahirap o napakahirap? Napakahirap para sa posisyon ko. Kasi ako yung boss. Ang trabaho ko, mag-memod, mag-utos. Tama? At sasabihin niya, susundin ko siya,
mahirap para sa akin yun. Mabuti na lang, magaling yung sponsor ko. Alam mo sabi, naku sir, kung pag-uusapan ng hotel, walang problema. Lahat ng sabihin mo, susundin ko kasi alam mo ang trabaho sa hotel. Pero pag-usapan ng networking business, at gusto mo lumaman, sir, wala kang choice. Wala daw akong choice, kundi sundin siya. Tama? If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Ladies and gentlemen, talaga bang gusto niyo umaman sa Global? Yes! Gusto niyo umaman sa Global? Yes! Wala kayong choice. Correct. Wala kayong choice kundi pakinggan at sundin ang aming ituturo. Yes or yes? Yes! Guys, ang presentation ko may halong kwento, may halong takot yung tanong. Medyo nakakatuwa, parang jokes. Tama ba yun? Part ng presentation para walang antukin. Pero gusto ko yung mensahe ko. Nagkakatindihan tayo. Kunti tanong, kunti sagot. Pag gusto tumawa, ako tumawa. Tama? Yung mga empleyado, seryoso sa trabaho nila? Ang kinikita ng empleyado, 10,000 pesos per month. Pero seryoso sila. Ang mga negosyante, milyon-milyon ng puhunan, ang kinikita, 30 mil, 20 mil, 50 mil, pero seryoso sa kanilang negosyo, kaya nagiging successful. Tama o tama? Now, anong point ko? Kapag ginawa mo yung global ngayon, ang mindset mo, big time ang negosyo sa yung global. Is this a big time business? Yes. This is a big time business. Kaya pala minsan ng mga tao, hindi seryoso sa ginagawa natin, ang treatment nila sa yung global, small time business. Siyempre, ang isang bagay, kapag treatment mo, small time, ang resulta mo, small time din. Sabi ni ibang tao, paano magiging big time yan? Eh, ang puhunan, 7,080. Tumingin ka sa puhunan kasi. Minsan nga, wala pang puhunan halos eh. Kasi naglabas ka ng 7,080, may produkto, may insurance, tama? May medical check-up, may scholarship program, certificate. Ibig sabihin, sa nilabas mong pera, more than value for your money, kung isipin mo rin, kahit huwag kang mag-network, bawi ka na eh. Kaya palang tao, they can easily quit. Ah, pag nahirapan ako, okay lang. Bakit? Wala man akong nawala sa akin eh. Hindi mo ako nalugi. Bakit? Naglabas na ako ng pera, may kapalit naman. So pag nahirapan ako, ayaw ko na. Okay lang yun. Tama? Hindi na nakita yung 24,000. Ang nakita nila, yung pera ang inilabas nila. Tama ba yan? Look at me. Halimbawa, yung global package, ang halaga, 100,000 pesos. Siguro kahit sa katerban rejection, ang abuta mo, hindi ka basta-basta magkukwit. Kasi malaki ang puhunan mo. Mindset. Huwag kang titingin sa pera inilabas mo. Titingin kayo kung ano ang babalik sa inyo. Maliwanag ko ba? Lahat ng bagay, kapag sineryoso mo, iba ang resulta. Panliligaw. Kapag naligaw ka at hindi ka seryoso, sagutin ka man ng babae, hindi rin seryoso sa iyon. Tama? Oh. Bakit mga negosyanteng big time? Bakit successful? Ang Chinese, bakit successful? Lahat ng negosyong gawin nila, iba ang treatment. Big time business. Sa labas, may mga negosyong mani, nagibita ng mani. Sa mga grocery, tama? May mga toothpick. Yung kaya mga manufacturer nun, yung mga may-ari nun, mayaman, ang negosyo mani tsaka toothpick, pero mayaman sila. Kasi nga, seryoso. In global, hindi mani, hindi toothpick ang ating produkto. Maganda mga produkto ng in global. Yes! Tama? Gano'n ka seryoso. May kwento yun eh. Kasi makwento. Pero siyang Chinese, malapit na mamatay. Lalaki. Taka bedridden eh. Ako lapit na matay. Tungkot, iwan ko mahal ko sa buhay. Nasaan aking mga magulang? Dumating yung mga magulang. Aming anak, dito lang kami iyo tabi.
Nasaan na aking mga kapatid? Dumating yung mga kapatid. Aming kapatid, dito lang kami inutabing. Nasaan na aking asawa? Dumating yung asawa. Aking asawa, dito lang ako inutabing. Asaan si Junior? Lapit si Junior. Aking itay, dito lang ako inutabing. Buhay pa. Nasaan si Nene? Dumating si Nene. Aking itay, dito lang ako inutabing. Nung narinig yun, bumangon yung tatay. Alo? Ah! Lahat kayo dito ako inutabing. Sino bang talahat itong dahil? Ha? Mamatay na nga, negosyo pa yung isip. Guys, ang point ko, huwag niyo nang abangan, ikamamatay mo to. Ibig ko sabihin, kailangan sirusulin niyo ang engloba. Tama o tama? Kung gusto niyo sirusulin ka ng kumpanya, mas dapat sirusulin niyo ang negosyo to. Mag-upis lahat yan sa ugali attitude. And since negosyo mo to, kailangan mo aralin. Lahat ba yung negosyo, inaaral? Yes. Butin ko ha, kapag empleyado ka rin eh, bago ka maging magiging empleyado, bago ka swelduhan, yung trabaho mo, aaralin mo din. Magtatayo ka ng negosyo, bago ka magtayo ng negosyo, kung gusto maging successful yan, kailangan alam mo mismo, yung negosyo mo, kailangan hands-on ka. Tama? Yung mga crew sa Chowking, Jollibee, McDonald's, may mga crew ba yun? Yes. Sagot kayo ha, yung crew, mag-apply ngayon, bukas, pwede na sa mag-crew? Hindi pa rin. Kasi kailangan nyo pa mag-aaral. May mga exam pa yun. Tama, yung sa Starbucks. Sikat ba Starbucks? Yes. Diba? Yung mga crew sa Starbucks, mag-apply ka ngayon, ilang buwan pa bago sila isa lang sa counter sa Starbucks. Kasi kailangan nyo memorya yun, lahat ng klase, ang timpo ng kape. Pati presyo, alam mo nila yun. Ang sweldo nun, 8,000, 10,000, 15,000. Maswerte ka, mag-20 mil ka sa buwan. Yung mga janitor. Janitor na lang pag-usapan natin sa mga malaking hotel, malaking establishmento. Mag-apply ka ngayon janitor. Bukas, pwede ka na mag-map? No. Hindi pa rin. Kasi kapag hindi ka pwede mag-map, pag madumi, lalim dudumi yan. Ha? Hindi pwede kasi sa pag-map, may tamang saw-saw sa timba. May tamang piga. At may tamang hagod. Ang sweldo, 8,000, 10,000, 12,000. Inaaral pa pagiging janitor. Guys, in global, 24,000 mas dapat aralin ang negosyo. Tama o tama? Ulitin ko. Kung gusto nyo umama sa in global, you have to learn the business. Kailan, as soon as possible. Kailangan masterin mo to. Parang doktor. Para ka maging magaling na doktor, na surgeon ka, kailangan ma-masterin mo yung trabaho mo, yung kurso mo. Kung profession mo para maging magaling ka. Eh, negosyo mo sa global. Ano ba negosyo? Kailangan alam mo yung kwento yung produkto, marketing plan. Kailangan mo ka mag-MDO. Tama, yun magpapayaman sa inyo eh. Sa attitude, you have to learn. OPP, demo, ano pa? MDO, ASAP. Correct? Importante itong apat na seminar na yan. Yan ang magpapayaman sa inyo. Diretso lang tayo. Huwag kang mag-expect na yumaman ka. Hindi mo ito alam. Tama ba yun? Paano yan? May mga tao kayo kilala, hindi mo ito kagaling magsalita, pero mayaman. Mayaman ka nga, pero may respeto sa iyo, maliit. Tama ba yun? Kasi kung nag-join ka, maswerte ka, yung left side mo lumaki, yung right side mo lumaki. Pwede mangyari yun ha. Kumikita ka ng pera, pero yung respeto naman ng mga downline mo, maliit. Huwag tiwala sa iyo. Kasi hindi mo naman negosyo eh. Kayo lahat, ito ang number mo na alam. Tama? Wala akong nakitang negosyante na hindi ang negosyo niya. You have to learn and master the business kailan as soon as possible. Lalo ang NDO. Importante ang NDO. Bakit? Kapag puro ka ng OPP, kapag umati ka ng marketing plan, natural, mabaliw ka talaga sa kataang. Magkukwento kayo. At alam mo naman, hindi lahat may iniwala sa inyo sa katema rejection. Yes or yes? Yes. Kapag lahat, isang linggo ka nag-invite, 1 week, Monday to Saturday, mag-invite ka. Believe me, on the 7th day, may burnout kayo. Do you agree? May burnout ka kasi alam mo, hindi na sasama sa'yo. Nakapagod yun. At kapag na-burnout ka, sabihin mo, ang hirap pala ng global.
Walang resulta, isang linggo, walang sumama sa akin. Ang hirap pala. Tama? Akala mo kasi, walang nangyari sa'yo. Ulitin ko, kapag nag-imbita ka at sumama, feeling mo successful ka kasi may nag-join sa'yo. Paano pag nag-imbita ka at hindi sumama? Tingin mo, failure ka? Failure, hindi. Hindi pa rin. Tama, bakit? Kahit hindi sumama, natuto ka naman dun eh. Walang mahasayang sa inyo. The more ginagawa mo yung global, walang sayang. Hindi lang basta yan kung may sumama o hindi. Pag sumama, right person yun. Kapag hindi sumama, thank you, bakit natuto ako? Bakit pinag-practicean lang kita? Tama? Dagdag kwento lagi yun. Importante yung deal kasi ma-burnout ka. Parang cellphone. Ang cellphone, the more ginagamit, nalulobat yan eh. Anong turo sa atin? Kapag nalulobat ka, para mas epektibo yung baterya mo, kailangan fully drain ka bago mo charge. May ganun turo eh, para doon matumagal yung baterya mo. Guys, kayo parang cellphone din. Pag nalulobat kayo, kailangan nyo magpa-charge. Pero, huwag nyo hihintayin na ma-fully drain ka. Isang bar pa lang ang nawawala sa'yo, magpa-charge ka agad. Ano sabihin nun? Hyper ka ngayon. Excited ka. Gigil na gigil ka. Kapag na-feel mo na parang nahihina ka, para bang nagdududa ka na, para bang nahirapan ka, magpa-charge ka kaagad. Ulitin ko, na-feel mo pa lang, magpa-charge ka kaagad. Para tuloy-tuloy yung excitement level mo. Siyempre, ang excitement level mataas, ang belief system mo, mataas din. Lagi kayong high. Tama, huwag ipapayag na ma-fully drain ka. Kaya importante yung NDO. Gano'ng importante yung NDO? Ilang beses na kayong umatay ng NDO? Ang sinasabi namin, pare-pareho halos. Tama? Iba-ibang speaker lang, iba-ibang apost lang, pero yung mensahe, iisa lang naman. Tama? Yes. Pero every time kayong umatay ng NDO, napapower up ka ba? Yes. Narinig mo na yung topic ko, ng ilang beses. Pero napapower up ka pa. Eh, pag narinig pa si Georgia Gonzalez, June Espinosa, yung mga partners ko. Tama? Mas mapapower up kayo. Narinig mo yung board of directors, napapower up kayo. Yung topic namin, halos yurit yun din. Inuulit lang namin. Pero na-hyper ka. Yun ang isa sa mga sikreto. Huwag kayo magpahababa ng excitement level at ng belief. Guess nyo ba ako? Yes. Klaro tayo doon. Kaya at least once a week, huwag mawawala yung NDO. Kasi dito ma-realize na tama palang ginagawa mo. You have to learn the business as soon as possible. Huwag na huwag kayong maiinip. Ang problema sa mga distributor, madaling mainip. Ba't ka maiinip? 6 years ka elementary, 4 years high school, kolehiyo 4 years, total of 4 years ka nag-aral, hindi ka nainip. Ang sweldo mo, 10,000, hindi ka nainip. Yes or yes? Yes. Gusto, tax, pamasahe, pagkain, malamang, 3,000 lang ang neto mo. Ang savings mo, 3,000 lang. Sino rito na every payday, kung empleyado ka, merong savings malinis sa 3,000? Wala. Hindi ba? Kung ikaw yung empleyado, no offense meant, hindi lahat na empleyado, tama? Ang sa akin lang, this is the reality. Kapag empleyado kayo, nakakapagod yan. Tama? Hindi ka pa nga sumusweldo, nungungutang ka na. Anong date na ngayon? Kumusta yung sweldo ng A15 kung empleyado ka? Pwede pa yan. Malaman nangangalib na. Pagdating ng A20, nangangalib na yan. A25, namamahospe ka na. Na ano, na mga utangan. Correct? Sino kayong mga utangan ngayon? Ba't yung gisip? Kasi yung sa kaibigan ko, utangan ko na eh. Tama? Hindi nyo pahawak yung sweldo, yung payslip, alam mo agad kung saan ibabayad yun. Tama, tama. Ilang taon mo nang ginagawa yun, hindi ka pa rin naiinip. Yes or yes? Yes. And global, no? Diba? Graduation month na yun. Marami ka celebrate kasi yung mga anak na graduate. Good. But in reality, after graduation, alam natin, marami graduate ng 2009, 10, 11, 12, hanggang ngayon, wala pang trabaho. Yung graduate yung 2013, dagdag doon sa mga wala pang trabaho. Ang tagal nag-aral. Tama? At kung magkatrabaho ka man, eto sweldo. Hindi ka nainip. May mga kayo, mag-anak kayo, kilala. 10 taong empleyado, ang sweldo, 10,000, hindi naiinip. 30,000, hindi naiinip. Alam niyo ba di sila naiinip? Wala kasi lang silang hinihintay. In global. Pag 1 year ka na sa in global,
One good thing about INIP, ha, sa yung global, meron din advantage kasi yung INIP eh. Kaya minsan pala, ang mga tao sa yung global, naiinip. 1 year na, wala pa akong kotse. 2 years na, wala pa akong kotse. Tagal naman. Naiinip ka. Kasi may hinihintay kayo. Empleyado ka, 20 years, okay lang. Laki hinihintay. Laki hinihintay. Tama o tama? O, gusto ko lang marirealize mo lahat, kapag ginagawa yung global, learn the business, 40 years ka nag-aral, sweldo 10 years, 10,000. Eh, global, hindi mo ito aaralin ng 14 years. 1 month to 2 months. Every day. Balik-balikan mo to. Sa loob ng 2 buwan, balik-balikan mo. Imposible hindi mo master to. Accountancy na tinapos ko. Accounting 1, accounting 2, accounting 3, accounting 4, accounting 6. Advanced accounting. Ang dami subject. Correct? Ito. OPP, demo, and DO, ASAP. Walang OPP 1. Walang OPP 2. Walang advanced OPP. Basta OPP lang. Ang kita ng 24,000. Kaya nga madali ang global eh. Apat lang ang subject mo. Napaulit-ulit. Walang advanced OPP. Madali ang master to. Pag na-master mo to, boom! Sumusunod ang resulta. Tama, tama. Pumunta ka na yung NDO, grabe ka. Kapag ikaw nabugbog sa NDO, lahat ng problema sa labas, lahat ng klaseng discouragement, hindi nyo maramdaman. Tama, ang tibay mo dito eh. Ang tibay nyo eh. Tama, tama. Learn the business. As soon as possible. Hindi, pwede hindi mo to alam. Klaro tayo? Tama. Magtanim muna kayo ngayon. Kayo lahat, ginagawa nyo, nagtatanim kayo. Sa pagtatanim, huwag kayo titingin muna sa bunga. Kasi yung bunga, kusang lalabas yan. Pinapalalim nyo yung mga ugat. Tama? Kapag malayo na malayo yung ugat ninyo, parang bamboo tree. Ang bamboo tree, 5 years, wala kang makita, resulta. But on the 6th year, ang bamboo tree pwede tumakas hanggang 80 feet. On the 6th year, ataas siya ng 80 feet. 5 years, wala kang makikita. Kasi ginagawa ng bamboo tree, kinakarat niya yung mga ugat-ugat sa ilalim. Kayo, tanim-tanim muna ngayon. Mangga ang tanimin nyo. Hindi munggo. Ang munggo, ihagis mo. Isang linggo o bukas, pwedeng i-harvest yun. Ang tawag yung toge. Pag in-harvest mo, wala nang next harvest. Tama ba yan? Ang mangga, itanim mo ngayon. Bukas, wala kang makita resulta. Ilang buwan na wala pa resulta. Taon na nilipas. Bago lumaki yun. Tama? At yung mangga, pag namulaklak at namunga, pag nagkabunga yung mangga, kakapitas mo ba lang, magbilang ka nilang linggo, may bunga na naman. Magsasawa ka ng kakapitas. Walang pinagkaiba sa yung global. Magtanim ka ngayon. Time will come. Magsasawa ka ng kakapitas ng 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Alam niyo mga top earners ngayon? Roy Cueto, mga top earners ngayon? Kahit magpahinas ang buwan yan, million pa rin kita ng mga taong yan. Kasi, kahit magpahinas sila, yung kailang mga downlines, hindi hihinto yun eh. May income pa sila. Kasi, nagtanim sila ng ilang taon. Kayo, huwag mo na magpahinga. Tanim mo na kayo. Tama o tama? Attitude. Do the business very, very seriously. Huwag kayong magalingan sa amin. Kung magaling mo kami, malamang dito kayo magaling. Magaling kang mangopya. Mas magaling kang mangopya, mas epektibo ka sa yung global. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Tama? Kapag ikaw, dubidi ka sa mga taong successful, kinukopya mo sila, kung paano sila mag-isip, kumilos, yung resulta nila, magagaya kayo. Tama ba yun? Ba't importante yung pautol kayong makikinig sa amin? Kapag kayo ay umatend lagi, nakapansin mo, nagmamature kayo sa negosyo. Binavalue mo ang time. Pag may kausap kayong kaibigan ninyo, ano marinig ninyo? Kapag ikaw ay medyo matagal na sa yung global at may kausap ka, malamang marinig mo sa kaibigan mo, bulok, ganun magsalita. Ikaw mismo nagulat, ha? Ba't magaling magsalita? Kaya kayo magaling magsalita kasi may sense na kayo. Yung lumalabas sa mga bibig ninyo, yung mga narinig mo sa amin. Tama ba yun? At mapapasin nyo rin, kapag hindi in global ang topic, tumatamad kayong makapagkantuhan.
Totoo? Kapag hindi pangarap ang pinag-uusapan, parang feeling mo, sayang oras, madali kayong mainip, gusto mo na agad umuwi. Binavalue mo oras. Sa in global, importante na ma-realize mo yung time. Dalawang time eh. Dalawang ibig sabihin ng time. Either you invest time or spend time. Do you agree? Litin ko ha, kapag time ang pag-uusapan, dalawa yan. Either you spend your time or invest your time. Yung mga tao sa labas, masarap na yun. Nasa mall, papalamig, nudang sine, gumigimik. Tama? Nag-enjoy ba sila? Yes. Nag-enjoy sila. Matanong, are they investing or spending their time? They're just spending their time. Kahit mag-enjoy sila ngayon, tama? Nauubos lang ang oras. Kayo, instead na nasa labas, nasa bahay ninyo, looking TV, kasama pamilya ninyo, ang ginagawa nyo, nasa loob kayo ng opisina ng Englobal. Umaating kayo ng NDO. You are investing your time. At kapag sinabi mo investment, may tatawag na ROI, Return of Investment. Nag-i-invest kayo ngayon. Guys, believe me, yung oras na invest mo ngayon, magugulat kayo sa magiging resulta ninyo. Ibang-iba ang magiging resulta ninyo sa mga taong nakatambay lang sa labas o namamasyal. Yes or yes? Yes. Why investing your time? Tinan mo to. If you are employee, ang sweldo mo 10,000 pesos per month, sa loob ng isang taon, magkano yun? If you're earning 10,000 pesos per month as an employee, let's say neto sweldo mo, 10,000 pesos per month. After a year, meron ka bang 120,000? Sagot. Yes. Mag-work ka ng 40 years. Bakit 40 years? 65 years old, kailangan ka na mag-retire. At the age of 25, kailangan may stable job ka. Meaning, you have 40 years para mag-work sa buong buhay natin. After 40 years, congratulations, kumita kayo ng 4.8 million. Malaking pera to? Yes, malaking pera yan. Pero tanong, buo ba yan after 40 years? Malamang negative ka pa. Tama? E kung pilosopo ka, sabihin mo, Nel, 10,000, after 40 years, ang sweldo tumataas. Correct? Pag tumaas ang sweldo, ang lifestyle tumataas din? Yes. Yung kumikita ng 5,000, walang savings. Yung empleyado kumikita ng 10,000, walang savings. Kasi pati yung kumikita ng 20 mil isang buwan, halos wala rin savings. Kasi kapag 5,000 sweldo mo, doon ka lang kakain sa mga turuturo. Manang, isang rest nga dyan. Tsaka dalawang sabaw. Pag nag-gismil ka na, paminsan-minsan, nasa Jollibee ka na, McDonald's, pagtaas ng iyong sweldo, nasa Max's restaurant ka na. Hindi ka na magkukommute, paminsan-minsan magkataksi ka. Pag nag-50 mil ka, malamang kuha ka ng second-hand na kotse. Kundi man, hulugang kotse. Yes or yes? Tignan mo to. Sa yung global, may kumikita ba ng 100,000? Yes. Merong half million eh. Let's say 100,000 na lang. If you're earning 100,000 pesos per month, sa loob ng 4 taon, kung ito lang kikitain mo, correct. 4.8 million, di ba? Same amount? Yes. Sa nagkatalo? Sa time. Yung ginagawa nyo ngayon, napag-upo dito, nag-aaral ka, you're saving your time. Yung 10 years kong sweldo sa hotel, sa Hyatt, wala pang 1 year, kinita ko na bilang sa networker. Yung sweldo nyo, kung trabaho man kayo, ng 40 years, malamang 2 years o 3 years, pwedeng kitain sa AIM Global. Tama ba yun? Yung ginagawa nyo ngayon, believe me, walang nasasayang dyan. Nag-i-invest kayo. Knowledge. Now, attitude, okay pala yun, ano? Anong next? Pag magandang attitude mo, second mindsetting. Ang mindsetting mo, the moment upo ka dito, umating ka ng mga seminar, NDO, nakamask ka agad, naniniwala ka, nayayaman ka. Importante may niwala kayo sa ginagawa natin.
Hindi pa rin nakaupo ko lang dyan para makatawa o makag-observe-observe lang. Ngayon pa lang, dapat ka nang maniwala. Madaling maniwala, lalo ngayon sa panahon na to. Kasi marami na resulta eh. Imagine mo dati, ang AIM Global nag-uumpisa pa lang, wala pang yumayaman, wala pang gumagaling. Pero mayroon nag-join, may tumuloy. Mas mahirap yun. Wala pang resulta, wala pang yumayaman, wala gumagaling sa produkto, pero may naniniwala. Yung mga niniwala na yun, yun ang yumaman. Ba't lamang kayo? Sa 7 years ng AIM Global, 700 na ginawang milyonaryo. Hindi tsambang 700. Tama? Dami na kayo ng kotse. Nakapunta ng Amerika. Nag-qualify sa profit sharing. Kayo mismo, nawi-witness niyo. Tama? Mas madaling maniwala ngayon. Kaya importante pa yung niwala mo, kung ang attitude is 85%, ang belief system mo, kailangan 100%. Ilang prosyento? 100%, hindi 85, hindi 90, hindi 95, hindi 99. Kailangan 100% may niwala ka, nayayama kasi ang global. May maliit na prosyento, huwag ka magdududa. Trouble ka kapag nagdududa ka. Ang isang balon, ito nag-represent ng paniniwala mo. Matusok lang ng maliit na pardible yan, o aspili, it will burst, sasabog yan. Tama? Itong balon na ito ang nag-represent ng paniniwala natin. Kapag nahaluan ka kahit konting duda, mag-iiba ang kilos mo. Kailangan ang belief system mo, mataas na porsyento, 100%. Tama? Ulitin ko. Mas madaling maniwala ngayon kasi nakapag-create na tayo ng maraming resulta. Yes or yes? Yes. Gano'ng ka-powerful yung paniniwala natin? Mataas na porsyento ba? Yes. Ngayon pala, sabihin mo, naku, grabe, mukhang hindi ko yaman sa AIM Global. Mukhang hindi ko yaman sa AIM Global. Congratulations, hindi ka nga yayaman. The moment inisip mo na hindi ka yayaman, yun ang mangyayari. Kasi kung anong iniisip ng tao, kung anong sinasabi mo, ikinikilos ng katawan. Do you agree? At ang resulta, sumusunod. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig ninyo. Mag-iingat kayo sa mga iniisip nyo kasi yun ang mangyayari. May power ang word. Do you agree? Yes. Everybody raise your left hand. Touch your head. See? May power ang word. Tama? Ganun ka-powerful yun. Yung sinasabi, ikinikilos, doon lumalabas ang resulta. So yung global, kailangan always think positive. Say positive things. May power kasi ang isip at may power ang salita. No, may pag-uwi ninyo. With feelings, ha. Kumuha ka ng salamin. Yung salamin na pwedeng hawakan. Yung pang-makeup. Sa kwarto ka lang mag-isa. Titigan mo, ha. With feelings, ha. Hinga ka. Isa pa. Tatlo. Ayan. Tapos sabi yung salamin. Ang pangit ko. Ang pangit ko talaga. Ang feeling mo, ang pangit mo nga. At pag feeling mo pangit ka, hindi kayo confident. Pag may tao, uy, positive ko ito. Uy, pangit ko, nakakayong lapitan. Tama? Nakamaisip kang pangit ka eh. Paano ka magiging confident kung feeling mo pangit ka? Kaya ako, si Arnel Limpio, automatic eh, pag may salamin, oh, grabe ka, Nel. Ang gwapo mo talaga. Ang gwapo mo talaga. Diba? Chup-chup. Mamwa. Wala akong pakialam kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin. Wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At pag feeling ko, gwapo ako, confident ako sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsasalita. Kahit bulo ako, confident ako kasi feeling ko, gwapo ako. Eh, nagkataon. Gwapo talaga. Ang hindi papalakpak, maghihirap. Ano ba yun? Guys, look at me. Di ba? Importante ang paniniwala. Ngayon pa lang, maniwala kayo. Nayayaman ka sa AIM Global. Ano sabi ni Ray Cueto kanina? 10 lang nayayaman sa inyo. Ito ba yun? O, yung 10 nayayaman sa AIM Global, taas sa kamay! Yan, palakpakan, taas sa kamay.
sa mga hindi nyo taas ng kamay. Pag taas ng kamay, hindi nyo magawa. Pagyaman pa kaya? Maniwala ako. Isama mo lagi sarili mo. Grabe, payaman sila. Ako, hindi ko alam kung kaya ko yan, di ba? Guys, importante na maniwala ka sa ginagawa natin. Tama ba yun? Respetuhan tayo ng religion. Tama, kayo yung unang dapat naniniwala. Correct. Respetuhan tayo. Always believe in God. Amen? Ba't ko pinapasok lagi ito? Kasi po, ako naniniwala na walang aksidente sa buhay ng tao. Lahat may dahilan. Yung pagpunta mo dito, basta nyo, persahan, kahiyaan, pinagbigyan mo na yung sponsor mo, hindi yan aksidente. Lahat yan may reason. Do you pray? Yes. Ang tao, kapag may problema, they always pray. Lord, give me opportunity, Lord. Walang pera, Lord. Ang Diyos, nibaba sa langit para abutan ka ng pera. Si God, gumagawa ng mga paraan para mga prayers nyo masagot. Jeremiah 29 verse 11. Basa. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future, bright future. Maging prosperous daw tayo at bigyan tayo ng pag-asa. At naniniwala ako, ang immovable, isa sa mga sagot sa ating mga panalangin. Tama? Bakit malakas ang paniniwala ko? Immovable, legal, moral, ethical. Hindi kayayaman sa immovable na wala kang taong tutulungan. Tama? Maganda yung intention eh. Pag maganda yung intention mo, meron mong basbas ng Panginoon Diyos yun? Yes! Tama! Believe in God! Hindi aksidente to. Second, you have to believe in the company. Do you believe in the company? Yes! Guys, ang Global, 7 years na po. 700 na ginawa milyonaryo. Ilang tao ka ng kotse, na bagong buhay, gumulad, gumanda. Naging healthy. Tama? Yung confidence level na tumaas. Ang company, grabe. Crucial yung first 5 years natin bilang sa networker company. Guys, naka 7 years na tayo. And we're still growing. Tama? Ibang kumpanya. Bakit? Ang mga may-ari, ang mga board of directors, hindi mga hindi basta-basta negosyante lang. Mga networkers, Dr. Edgar Bantog, John Asprin, Francis Miguel, mga batikang networkers to. Tama? Meron tayong training team, Junes Pinoza, Georgine Gonzalez, Arnel Limpin. Hindi kami basta-basta mga trainer o speaker. Mga networkers kami lahat. Ang board of directors, training team, we have more than 90 years combined experience bilang mga networkers. Ibig sabihin, ang nagtuturo sa inyo, mga batikan. Tama ba yun? Yung pwesto nyo, ginagawa nyo ngayon, puyat, pagod, rejection, atin sa seminar, mahabang oras. Guys, inabot namin yan. Ginawa namin yan. Kung ano nangyayari sa inyo ngayon, at mangyayari pa, nangyayari sa amin yan. Kaya alam namin ang approach sa tao. Ibig sabihin, kung gano'n mga leaders ninyo, sundin mo lang ang aming tuturo. Guys, believe me, kung ano maganda resulta ang nakait namin, yun ang naghihintay sa inyong lahat. Tama ba yun? Yung nakampan. Kauna-unahan po, sa buong Pilipinas, in global lang ang mag-celebrate na anniversary convention. Tama? April 26, 27, 28, 3 days ang affair natin sa ating celebration. Kauna-unahan sa buong Pilipinas. Palakpakan mo naman yun. Ano? Oh. Ano advantage ng global? Yung mga may-ari eksperyensado. Tama ba yun? Ano pa? Ang global ang advantage natin. Part ng ating sales, meron tayong Allied Foundation. Naniniwala kasi tayo na yung mga kinikita natin, dapat din ibinabal sa mga tao. Pag may lundol, sunog, bagyo, kung naman sakuna, ang Allied Foundation, pupunta na agad dyan. Just last week, 2 weeks ago, Compostela Valley. Next week, Jensen. Ibig sabihin, lahat ng mga lugar na kailangan ng tulong, pinupunta ng Allied Foundation. Maganda ba yun? Tama? Now, you have to believe in the products. Do you believe in the products? Yes. Guys, ang company tumatagal, hindi lang sa pag-recruit. Ang stability ng company, laging depende sa produkto. Kailangan ang produkto mo, consumable. Kailangan mayroon repeat order. Tama? Maganda ba ating produkto? Yes. At lagi ito nag-innovate. Guys, pumutok ang ating complete. Pumutok ang ating C247. Ngayon po, palakas na palakas. Dumating yung vida. Maganda ba yung vida? Yes. Tama? Yung C247, maganda ba? Ibig sabihin, mapapasin nyo, yung mga may-ari, board of directors, lagi nag-iisip na magandang produkto. Kasi alam na mga may-ari, ang tagal at yung tiba ng kumpanya, lagi nakadepende sa produkto. Maganda ba yun? Yes. You have to believe in your upline, mga sponsor nyo.
Yung mga apay nyo, yan ang ginamit na instrumento ng Diyos para makita mo ang global. Ang sponsor nyo, hindi nyo pinagbigyan. Ulitin ko. Hindi nyo pinagbigyan ang sponsor nyo. Ang pinagbigyan nyo ay ang inyong mga sarili. Ba't maswerte kayo? Yung sponsor nyo, kinulit-kulit kayo. Nag-invest ng load para hanapin ka. Pinagtataguan mo pa. Pinahirapan mo. Pinangakuan mo. Ilang beses mo inyong dyan. Tama? Yung sponsor nyo na pinagtaguan nyo ng ilang beses, nangaharap sila na gumanda ang buhay nila. Inumbitahan kayo kasi gusto rin po ng mga apoy nyo, ng mga sponsor nyo na gumanda at mabago ang mga buhay nyo. Tama? Guys, ibang klase ng apoy ninyo. You have to believe, trust, respect, follow, and copy your upline. Ulitin ko, believe, respect, trust, follow, and copy your upline. Ano yung respect? Huwag yung mga abusuin si upline. Upline, may download ako dito. Kausapin mo nga. Galingan mo, ha? Pag nag-pay niya, adik ka sa akin. See? Ginagawa niyo ito saan? Iba naman dyan, walang ginawa kundi i-blame si upline. Alam mo si upline, wala man lang maituro sa akin. May mga distributors ganun, na naangal yung upline, na doon may turo. Kailan ba nag-join si upline mo? Kailan nag-join? Ka-upline daw eh. Nangyayari ba yan? Na minsan, ilang araw lang ang lamang ng upline mo? Huwag kang mag-expect na ituturo sa'yo yun. Kung upline mo bago, go to your next upline. Yung may upline na may resulta. Yung upline na alam ginagawa. At alam niyo ba, ito maganda. Marami po kong distributor sa Lala, walang direct na turo ng upline, pero yung mama sa AIM Global. Bakit? Because they realize that AIM Global, this is their own business. Kayong lahat. Ang magpapayaman sa inyo, hindi naman sa upline lang eh. Ang magpapayaman sa inyo, kayo din, negosyo mo to. Hindi si upline na mag-recruit para sa iyo. Hindi si upline lagi mag-present sa mga prospect mo. Tama? Kung upline mo yung magaling, upline mo supportive, bonus lang yan. Pero never lagi sa utak mo, ang magpapayaman sa iyo, si upline hindi. Ang magpapayaman sa iyo, ikaw. Kaya nga first topic ko, di ba? Learn the business as soon as possible. Kung upline mo magaling, dikita mo si upline. Sa umpisa, ngayon pa lang, tip ko sa inyo, kapag si upline nag-invest ng oras sa'yo, dumikit ka na kay upline. Dikit sa upline. Kapag si upline mo very supportive, magaling, alam mo ginagawa, kapag nakadikit ka lagi si upline, natututo kayo mabilis. Ang upline, nandyan para tulungan kayo. Do you agree? Parang ganito yan eh. Oh, parang hagdan. Kung kayo, nasa baba, si upline, nasa taas. Si upline, may resulta na. Magaling magsalita. Alam ang negosyo. Tama? Si upline, igaguide kayo. Ang goal ninyo, ma-reach yung taas, yung pangarap natin. Si upline, susuportahan ka. Ang maganda rito, si upline, hindi basta-basta sisigaw. Ay! Downline! Pamit! Tama? Si upline, bumaba sa pedestal nila. Umaalis sa comfort zone. Hindi mo yung mga apay nyo, Miss Juan. Paus na. Kausap pa rin yung downline mo. Treat rin pala kayo ng mga apay ninyo. Si upline, tawagan mo. Upline, may prospect ako eh. Kahit malayo, pupunta niyo yung upline yan. Si upline, na masahe, pagkain niya, gasolina niya, siya pang speaker para supportahan ka. Tama? Kasi nga, gusto niya upline, mahawakan ka. Para pag akit mo, hindi ka mahirapan. Hinahawakan kayo ni upline para hindi kayo mahirapang umangat. Hinahawakan ka. So, hinahawakan ka, huwag ka na magpabigat. Kasi kapag magpabigat ka, bibitawan ka ni upline. Kasi masarap magturo kapag ang tao gustong paturo. Masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Yes or yes? Yes. Ipakita ninyo sa mga esposo ninyo, sa mga apo ninyo, na willing kayo matuto, gusto ninyo paturo para mas ganahan sila sa inyo. Bakit? May limit ang upline sa'yo. Kapag si upline tumutok sa'yo, tututok lang yan ilang buwan. Tama? Kasi si upline naman magbibigay ng ibang oras sa bagong downlines niya. Kabahan ka. Kabahan ka. Kapag 6 months na, kayo pa rin ni upline makadikit. Kabahan kayo.
Bakit? Ibig sabihin, ikaw lang ang downline. Tama o tama? Tama o tama? Nung ako po ay nag-upisa ng mag-network, napapansin ko, since mahina yung network ko, dumikit ako lagi sa upline ko, sa mga mentor ko. Kasi upline ko, yung staff ko, medyo ilang buwan lang ang lamang, medyo kulang pa yung knowledge. Ang ginawa ko, dumikit ako sa mga upline, sa mga may mga resulta. Dikit lang ako. Kapag may kausap sila, narinig ko, maganda yun ah. Sinusulat ko. Kapag nagmamam, inoobserbahan ko. Gano'n ako mag-observe. Paano siyang maglakad? Paano ko lumay? Kapag may kausap, ano yung intong sinasabi? Diba? Ano pa paano siya mag-close ng sales? Lahat inoobserbahan ko. Okay ito ah. Tuwing nakadikit ako sa kanya, lahat ng ginagawa niya, na-absorb ko. Kaya kahit pag wala na siya, ako naman gumagawa. See? Importante nakadikit kayo sa upline. Lalo sa mga upline niyo talagang decidido, committed na magturo, dikitan niyo yun. Uplines, are you learning? Yes. Klaro tayo, uplines? Yes. Now, uplines, look at me. Lahat tayo, giging upline. Ang downline, kumukuha ng strength sa upline. Uplines, huwag kayo magpapakita ng kahinaan sa downline. Kasi mataas ang tingin sa inyo. Kapag si upline may problema, iwasan mo si downline. Kapag hyper ka, baba ka. When you're up, you go down. When you're down, you go up. Hyper ka. I-transfer mo, excitement level mo sa downline mo. May problema ka, punta mo si upline. Huwag si downline. May problema ka, upline. Uy, downline, may problema ka ba? Sabi downline, wala upline. Dapat meron, ako meron eh. Hindi ganun, di ba? Tama? Kailangan, ikaw lagi power. Mga downline, power! Payaman tayo, mga downline! Tama? Payaman tayo, kahit putang-puta ka sa gutom. Mga downline, payaman! Kahit putlang-putla ka sa gutom, power! Ha? Mga downline, magkakakotsi tayo! Paglabas mo, tricycle! So, umpisa lang yan, di ba? Basta importante, makita ng upline mo, mga downlines mo, na ikaw lagi excited. Are you learning? Yes! Tama? Uplines, be a good example. Kung gusto mong kopyahin kayo ng downline mo, kailangan ka-respeto ka at kakopya-kopya ka. Tama? Maliwanag ko ba yun? Uplines, do not abuse yung pagiging upline mo. Kasi minsan may mga upline abusado. Di ba, follow upline? Hoy, downline ha? Bukas, may training. Follow upline ha? Sabihin downline mo, upline, meron kayong church. Church, walang church! Follow upline. Birthday, walang birthday, walang birthday. Hindi naman ganun. Tama? Alam mo, para respetuhin kayo ng downline nyo, pag may magandang training, say, oy, downline, bukas may magandang training, I suggest, umatin ka bukas. Malaking tulong sa'yo yan. Tama? And let them decide. Pero ipakita mo gano'ng importante yung training sa pinupunta mo sa kanya. Tama ba yun? Masarap yung may respeto sa inyo. Believe me. Pag may upline, meron bang downline? Guys, ang downline, iniimbitahan para suportahan, para payamanin. Always motivate, guide, and train your downline. But ladies and gentlemen, how can you train? How can you motivate? How can you guide your downline kung wala kayong alam? Tama? Alam niyo ba yung paupo niyo rito ngayon? Yung pakikinig mo sa akin, yung pagsusulat ninyo, yung mga notes na yan, yung mga record na yan, yun lang ang gagamitin mo pang turo sa mga downline sa inyo. Tama? Kaya importante yan. Motivate your downline. Encourage your downline. Hindi yung pagdakita mo sa downline, tawin! May nagpahingan na ba sa'yo? Wala pa nga apa. Wala pa! Kamote ka kasi! Wala kang bukang bibig, kundi nag-pay-in na ba, di ba? Sa umpisa, may iniisipin mo, pero hindi. Ang gawin nyo, payamanin mo yung left side mo. Payamanin mo yung right side mo. Pagyaman ng kaliwa mo, pagyaman ng kanan mo, wala kang choice. Ayaman ka sa AIM Global. Kaya nga helping business eh. Encourage your downline. Nalapin siya, upline, ano yung downline? Power ba? Upline, grabe, power! Lima yung imbitahan ko! Ha, talaga? Ano nangyari? Power, di si mama! Ikaw naman upline. Paano mo motivate yun? Ano? Lima yung imbitahan mo? Hindi si mama? Ako nga, anim eh. Hindi rin si mama. Ang hirap pala ginagawa natin. Mag-quit na kaya tayo. E gumatong kape.
Ikaw ang kamote, di ba? Motivate your downline, upline. Lima yung imbitahan ko, hindi sumama eh. Ang sagot, okay lang yan. Ano sagot? Okay lang yan. People, okay lang yan kung ginawa mo yung best mo. Kasi minsan, kaya hindi sumasama yung prospect mo, baka mali pag-imbita mo, learn how to adjust. Kapag hindi sumama, baka may kailangan galing adjustment. Mas importante, i-appreciate mo yung effort na ginagawa niya. Okay lang yan downline. Talaga, pero okay lang yan. Eh kung 10 yung imbitahan mo, hindi sumama, ano sagot? Plastic. Dapat okay lang yan. Tanda mo, pag hindi sumama, walang mali sa'yo. Adjust ka lang. Tama, hindi kayo nawalan. Talaga, oh, dalawa kayo. Hindi, hindi. Hindi, siya lang. Siya lang nawala, siya lang. Pag hindi sumama, hindi pa right person kasi naimbitahan mo eh. Basta okay lang yan. Talaga, apan, oo. Naalala mo dati, oo, oh, inibitahan din kita. Hindi ka mo sumasama. Kinakarama ka kasi. Huwag mo sabihin yun. Yes or yes? Okay lang yan. Kahit 50 yung imbitahan mo, hindi sumama lahat, okay pa rin yan eh. Ang hindi okay, in-invite mo 50. Ha? Tapos umalis 51. Ha? Kasama ka na eh. Totoo ba yan? Mawala silang lahat, okay lang, huwag ka lang. Yes? Importante, huwag ka mawawala. There are 52 weeks in 1 year. There are also 52 cards in 1 deck. Tama ba yan? Apat ang alas. Correct? Yes. I-shuffle mo. Shhh. Uy, alas. Nangyayari yan? Uy, alas ulit. Nangyayari yan? Para networker yan eh. Iimbita mo. Uy, agila. Kaliwa ako. Uy, kanan. Agila. Nangyayari yan? Yes. I-shuffle mo ulit. Shhh. Shhh. Uy, quattro. Uy, tres. Siete. Dos. Tres na naman. Nangyayari yun? Nuebe. Nangyayari yun? Ocho. Nangyayari yun? Nangyayari. Nainip ka. Hindi mo alam, next bullet mo, alas na pala. Eh, nainip ka. Inibitahan mo kayo, kamote. Kamote, puro kamote itong mga ito, di ba? Inainip ka. Hindi mo alam, yung next invitation mo, agila na pala. Inainip ka. Iba ang nakabunot, yung katabi mo. Ang nakabunot katabi mo. Bakit? Nainip ka eh. Kamainip. Ang alas mo, nakaredy sa'yo. Tama? Tandaan nyo, ang alas nyo, ang agila nyo, nandyan lang, hinihintay ka. Totoo naman yun. Oh. Yung mga top earners, ilang beses din sila nabokya, ilang beses din sila nakakuha ng kamote, bago nakakuha ng agila at ng alas. Walang sayang. Every time may binubunot ka, walang sayang. Lahat dagdag sa kwento. Tama ba yun? Trust your downline. Believe in your downline. Kailangan kapag inibitahan yung tao, hiniwala ka, hayaman siya. Kasi minsan, yung mga downline, minamalit mo, upline, may downline ako. Tingnan mo yung downline ko. Ayun mo, yung nakasure, yung nakasante, yung mukhang tanga. Tingnan mo. Tingnan mo, upline, hindi ito yung yayaman eh. Baka sabihin ng upline mo, ah, baka bang yayaman? Oo, oh, upline naman yung tsura. Baka mo, upline, tingnan mo. Baka sabihin ng upline mo, sino naging bila dyan? Sino naging bila? Ako, upline naging bila. Ako naging bila. Kaya pala, pareho kayo. Guys, once nag-invite ka, ang goal mo, payamanin yan. At naniniwala ka, kaya mo sinimbitahan, kasi kaya yumaman. Tama? Now, up and down line. Tama? This is a relationship business. Ulitin ko, AIM Global, this is a relationship business. Ang pagyaman sumusunod. Ang resulta, lagi sumusunod yan. Kung gusto niyo maging epektibo, mag-enjoy kayo sa negosyo ninyo, respetuhan kayo. Pag masama ang loob mo, either kay up or downline, pag-usapan ka agad. Huwag na huwag ninyong papalaki ng issue. Pag na-feel mo, kasi minsan, kinikimkin mo eh. Galit na galit ka na eh. Yung upline mo, yung downline, walang pakialam. Pero ikaw, na-absorb mo lahat. Upline, galit ako sa'yo. Isang taon, hindi ako mag-i-recruit. Isang taon, hindi ako mag-i-recruit. Sino nawalan? Ikaw din. Yes or yes? Yes. Ang point ko lang, respetuhan kayo. Tama ba yun?
pag maganda relasyon, ang up and down line is smooth ang negosyo. Masarap gawin ang negosyo. Believe me. Alam niyo ba ba't gusto ko yung global? Ba't magandang networking business? Kung ano sistema meron tayo? Kung anong culture meron ang in-global? Hindi lang po ang in-global pinapayaman ng tao. Kasi given na yun eh. Kapag ginawa mo in-global, taga nangyayaman ka eh. Do you agree? Yes. Ang maganda sa ginagawa natin, mang bawat distributors, tumutulong tayo na lumabas ang kanilang mga potensyal. Sino magkasabi? Lahat ng mga taong narinig mo sa in-global, nagsalita sa harapan ng maraming tao, naging mayaman. Guys, lahat yan, kapareho din ninyo. Mahiyain. Tama, kukunting kilala. Pero yung potensyal lumalabas. Sa buhay pa ng tao, we need somebody na magpupush sa atin para ang potensyal ay lumabas. Tama? Kasi sa pagmamayabang, hindi ko akalain na ako aabot sa ganito. Na magsasalita sa maraming tao. Kasi mahiyain ako eh. Kasi nga, meron akong problema sa pagsasalita. Mabilis ang mga salita. Tsaka nabubuloy pa ako. Tama? Pero yung sponsor ko, yung mga mentor ko, nagtiwala sa akin. Tama? Ang point ko, kung sino nagtiwala sa akin, mas dapat magtiwala ko sa sarili ko. Tama? We need somebody mag-upus sa atin. Kayo lahat, believe me, magugurat kayo. Maraming taong magaling, hindi nila alam na magaling sila. Sa in-global, papalabasin namin ang mga potensyal nyo. Believe me, time will come. Ikaw ang nakatayo dito. Ikaw ang magkukwento kung paano nabuo, nabago ang buhay mo sa in-global. Tama ba? Pag may mga event tayo, di ba? Ikaw isa sa mga sharer, kukwento mo yung buhay mo. Para ka naging successful. At magugulat ka lang. Ang success, hindi ka lang maging milyonaryo. Kasi minsan ang tao, kaya nila, paano mo sabing successful yan? Wala pang kotse yan. Ang success, may mabago lang sa panaw mo sa buhay, success na yun. Tama ba yun? Maging positibo ka lang mag-isip, success na yun. Tama ba yun? Nung matuto ka mag-appreciate sa paligid mo, success na yun. Yung minsan, biwa ka maligo, ngayon, eh ba din, maligo ka na, success na yun. Tama ba yun? Yung ginagawa nyo ngayon, ngayon pala, successful na kayo eh. Yung upo ka dyan at mahinig, humility yan, success na yan. Kaya alam ko, lahat tayo magiging milyonaryo dito sa UAM Global. Ito naman eh. Oh, ngayon, ang sinabi ko, lahat tayo magiging milyonaryo sa UAM Global. Papayag ka ba, hindi kayo yaman sa UAM Global? Siyempre, kung ako nga iniwala sa inyo, mas dapat maniwala kayo sa inyong mga sarili. Until sa inyo, ang ibang tao, maniniwala na yaman ka ikaw, hindi ka maniwala sa sarili mo. Grabe, lahat sila palaman. Talaga, oo, ikaw, ako? Di ko alam kung kaya ko yan eh. Diba? Unfair yun. Guys, lahat tayo champion. Do you agree? Yes. Huwag kayong maiinggit sa taong magaling magsalita. Sa taong mayaman, huwag kang maiinggit. Bakit may alam kami, hindi mo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi namin alam. Kaya nga tayo unique eh. Tama? Ba't kayo champion? Walang malisyoso dito ha. Ilang milyong sinilya kayo, nag-una-unahan. Diba? Pag siguro tatay mo, yan. Ayan na! Kantantinin! Diba? Ilang milyong sinilya ang nag-una-unahan papuro sa nanay mo. Di kayo makapasok. Doon pa lang, champion kami. Totoo, diba? Ilang milyong, gumagalak pa. Go! Umagalo ka pa, oh. Tabi kayo dyan, tabi kayo dyan. Ako mauuna. Ah, sinila ka pala lang. Sinila ka pala lang. Nagunahan ka lang. Nakapasok ka. Eh kung champion kayo, you deserve a good life. Kung kayo po ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan yun eh. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Yes? Tayo gumagawa ng buhay natin. Ba't may mayaman? Sila pumili nun eh. Ba't may mahirap? Sila ang pumili nun. Kasi nga nakontento ka. Kasi yung tatay mo mahirap eh. Ang lolo ko mahirap. Kaya ako mahirap din. Do you agree? Guys, ang kayamanan pwedeng ipamana. Sagot? Yes. Ang kahirapan pwedeng ipamana. Yes. Guys, good news. Kayo ang puputol lang sumpa ng kahirapan sa angkan nyo. Tama? Kaya sabihin eh, kasi yung mga angkan namin mahihirap eh. Tapos na po yun. Ikaw nga, andito ngayon eh. Puputol ang sumpa ng kahirapan sa angkan mo. Tama ba yun? Yung ginagawa mo ngayon, hindi ito para sa'yo lang. Ginagawa mo ito, preparasyon para gumanda ang buhay ng pamilya mo. Yes? Yes! You have to believe in yourself. Now, na-check ang attitude. Ah, kailangan pala mag-humble down.
Kailangan pala maniwala. Ano pang next? Siyempre, kailangan committed ka. Lahat ng bagay, kailangan mo ng commitment? Yes. Ano commitment? Ang commitment para sakripisyo. Ano sakripisyo? Ginagawa mo isang bagay na hindi kayo komportable. Kung komportable ba kayo ngayon? Sino rito yung galing pa sa malayong lugar? Taas ang kamay. O, ang dami. Anong pinakamalayo dito? Cavite? Parang pangangang tayo Cavite? Grabe, no? Cavite, Ortigas, sino pa? Pasig, no? Pasig, Ortigas, Power, no? Kaya may, grabe yan, grabe. Hoy, eh, naglakad naman, naglakad. Wala, yun, nilakad na lang. O, sino pa, sino pa? Gusto na malaman? Hindi nga. Isabela? Palapakan ka lang, Isabela. Nagpunta rito para makita lang ako. Commitment yan. Sino pa? Sino pa? Aurora, Balir. Power. Palakpakan yan. O, ibig sabihin, marami yung dalang taas ng kamay, di ba? Alam naman natin eh, every time may mga seminar, iba sa inyo, nanggaling pa sa malayong lugar, ang tawag na commitment. Walang pakialam kung malayo ka man. Basta importante, gusto mo umatin. Tama? They will do the business, whatever it takes. Walang pwedeng humarang dyan. Kasi gusto matuto. Sino rito yung galing pa sa trabaho? Taas ang kamay. O, palakpan na lahat yan. Bakit? Commitment yan. Kung kayo galing sa trabaho, malamang pumasok ka mag-anong oras? Alas 7? Gubisi ka na alas 5. Habol sa traffic. Bandy clock. Tapos nakapagpastika ka pa sa boss mo. Commitment ba yan? Good morning, sir. Ang gwapo-gwapo talaga ng sir. Ang gwapo mo, sir. Di ba? Commitment yun. Kasi pag talikod mo, mamatay ka na sana. Busy ka, puro ka utos. Commitment ba yan? Nangingiti ka kahit asar-nasar ka sa boss mo? Tama, commitment yan. Iba sa inyo, gumising ng maaga, umabas sa traffic, bandit clock. Tapos, nakapagsiksika ka sa sasakyan, ating ka seminar. Tama? Tapos, ang tapos natin, 3 a.m., asabay ka, alas 5. Oh, magkilamos ka lang, pasok ka ulit. Ito yung commitment. Tama o tama? Silya. Tama ba yan? Alam niyo ba maraming gusto niyo umaman? Sagot? Yes! Pero hindi natin mayaman. Bakit? Makinig ka. Nagbabago lagi ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Yes? Gusto mo naman? Yes! Gusto mo naman! Ay, kaya lang, kailangan palang mapulat. Kailangan palang malipasan ng gutom. Mahaba ang seminar. Huwag na lang. See? Lahat gusto mo naman, pero pag hindi ka komportable, ang pangarap, nawala, nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Iba-iba ang level ng commitment. Alam niyo ba, kahit huwag ka magpulat, kung gusto mong kitain yung 2,500, kahit walang commitment, kaya mong kumita ng 2,500. Imbitay mo yung nanay mo, sumama. Yung tatay mo, sumama. 2,500 na yun eh. Kahit walang commitment. Kung gusto mo 100,000, may commitment yan. Yung ginagawa niyo ngayon, commitment yan. Iba-iba ang level ng commitment. May estudyante dito, taas ang kamay. Students? Ano ang commitment ng isang estudyante pag may exam? Diba? Kahit ayaw mo yung subject, kailangan mo aralin. Bakit? Para pumasa. Commitment ng isang estudyante, they will do everything, whatever it takes, para pumasa. Ang commitment ng empleyado, ganun din. Kahit ayaw mo yung boss mo, kahit umaangal ka, everyday, napasok ka pa rin. Commitment mo yun eh. Ano commitment ng mag-asawa? Diba? Pag mag-asawa, kinakasal? Sabi mo ng pare, pare, pastor, ministro, pamilyar ba to? Babae. Tinatanggap mo ba ang maging kabiyak ang lalaking ito? Ba't kailangan pa sabihin yun? I-aral na nga ng pare, ng pastor, ng ministro, ikakasal. Yung mga magulang andun, yung ninong andun din. Yung pare mismo invited sa reception. Kasi gusto marinig ng pare, ng pastor, o ng ministro, yung salitang, I do. Commitment yun. Iba ang commitment ng mag-asawa sa mag-syota. Alam niyo ba yan? Gusto nyo makita ang difference? Yes! Tanin yung commitment. Nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon.
Pag magsyota, 1 week pa lang, boyfriend, girlfriend, 1 week pa lang. Observe mo, pag tumatawid, sino ang nasa danger side? O si, alam nyo, nakahawak pa sa braso, dahan-dahan-dahan. Sagasaan, dahan-dahan, nakahawak ka pa. Tama? Tama-tama. Pag nagputo ng Jollibee, McDonald's, sino unang umuupo? Babae, lalaki? Babae. Oh, pare-pareho sagot nyo. Babae, gaito ba itsura? Hindi makabasag pinggan? Kasi wanyag pala mag-syota eh. Kumukulot siya nung sa gutom. Tama? Sabihin ng boyfriend, ah, sweetheart, anong gusto mo? Ha? Anong gusto mo, sweetheart? Ah, burger na lang. Tsaka spaghetti. Ha? Burger tsaka spaghetti? Yung boyfriend, takbo, nagmamadali. Order sa counter, burger, spaghetti. Pake sa syota. Kutom na yung syota. Wanit pala. Dahan-dahan po kumakain. Nalagyan ng kumunting sarasa. Hmm? Anong ginagawa ng boyfriend? Lupa na dyan. Ang chin? Yes or yes? Eh, magsyota pa lang eh. Eh, nag-asawa. 20 years ng kasal. Tumatawid. Ang laki ng truck. Anong sabi ng lalaki? Hoy, bisa mo, mga sasa, natatata ka pala, bakit yung demo mo? Hindi naman po lahat. Hindi naman lahat. Hmm? Pag nagpunta ng Jollibee, ng McDonald's, sino unang umuupo? Ganyan ba itsura? Halos nakahiga sa silya. Nakadekwato pa takatas ang kamay. Ano ba naman yan? Berger lang, tsaka pagkaketsu, tsaka pagkaketsu ng mamorder. Tama? Yung babae naman, takbo, limba-limba na. Hindi naman po lahat. Hindi naman lahat. Huwag kang mau-offend. Ah, babae, lakbos kumahan. Walang hindi. Huh? Punong-puno niyang sasamo ka. Dami ng sauce dito. O, ano sabi ng boy, ng mag-ang asawa? Ganito ba? Ang baboy mo. Hindi naman lahat. Ladies and gentlemen, nagbabago ang desisyon. Ang kilos minsan depende sa sitwasyon. Tama? Lahat gusto ni maman eh. Nasaan na yung iba? Ang haba ng seminar eh. Walang maniwala sa akin eh. Puwet lagi eh. Tagal ng resulta eh. Kamote si Aplen eh. Minsan, kapag wala ka resulta, nasa blaming stage ka. Kung sino yung sinisisi. Tama? Hindi mo alam, yung commitment mo, nawawala lang. Do the business whatever it takes. In global, this is a very, very serious business. Part ng presentation, may kwento, may jokes. Tama? Ang isa sa pinakamatinding pagpapagalaw sa'yo dito para so that you can create result, ilagay mo sa utak mo. Huwag niyong gagawin ng global para lang sa mga sarili niyo. Kasi ikaw, pag ginawa mo ito at nahirapan ka, you can easily quit. Gawin niyo ang global para sa mga mahal niyo sa buhay. Guys, believe me, kapag ito ginawa mo para sa anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo, tama? Walang taong kaya magpahinto sa inyo.
kung tatanungin mo lahat ng tao naging successful sa global, tanungin mo ba sila yumaman? Iba dyan, baon sa utang. Tama? Iba dyan yung anak hindi mapag-aral. Iba dyan, tatanggalin sa bahay, pinapalay sa mga bahay nila. Correct? Alam ko, ang bawat isa sa inyo, may kanya-kanyang dahilan. Pag-uwi sa bahay, tingnan niyo anak niyo. Masaya ka ba na pag nakita mo yung anak mo nakahiga na ngayon, yung suot niya kaninang umaga hanggang ngayon yung parisuot niya? Bukas hindi mo alam kung ano ba ang kakainin niyan. Pasukan, enrollment sa susunod ng mga buwan. Ikaw ba nag-iisip pa kanya enrollment? Guys, ang point ko lang, gawin niyo ito para sa mga mahal sa buhay. Kailangan committed kayo. Iba ang kilos ng tao naglabas ng 7,980 sa tao hindi pa. Yes? Kasi commitment ito eh. Plus commitment ito bilang networker. Iba ang kilos niya. Lalo yung 7,080 mo, ipinangutang mo pa. Iba ang kilos niya. Nagsanla ka pa ng gamit. Iba ang kilos niyo. Nagbenta ka pa ng laman. Yan ang bahay. DVD, di ba? Anong tayaan nyo? Kapag buhay ang taya, iba ang kilos. Do you agree? Yes. Boss ako sa hotel ng 12 years. But after 2 months, I resigned from my job. Yung asawa ko, boss naman sa SM, Shumart. After 1 month, nag-resign sa Shumart. Pareho kami nag-full-time bilang networkers. Kaya kami naging successful. Hindi kami papayag na hindi makapag-create ng magandang resulta. Kasi walang kakainin ang pamilya namin. Iba ang kilos ng tao kapag may taya, lalo kapag buhay ang nakataya. Sino ang mabilis tumakbo? Yung bang taong nangahabol ng taga? O yung taong hinahabol ng taga? Sino? Yes. Pag may sunog, isang tao kayang buhari ng refrigerator. Yes? After masunog, apat kayo. Hindi mo kaya. Anong taya nyo? Aim global, mindset mo. But this is your last card. Kapag hindi naging successful sa global, isipin mo, hindi gaganda ang buhay ng pamilya mo. Isipin mo lang. Last card mo to. Ano yung last card? Kapag naglaro ka ng cards, at last card, at last taya mo na, anong tawag sa card mo? Last card. Pag atalo yung card mo, ano nga gawin mo? Uwi na. Tama? Masakit yun. Dati player ka. Natalo ka, umuwi ka. Kung makapal ang mukha mo, huwag kang umuwi. Tumayo ka lang. Tapos maghintay ka ng balato. Ang point ko rito, kapag naglaro ka ng cards, isipin mo lagi, last card yan. Kapag naglaro ka ng cards at last card yan, kahit pangit, pipilitin mong pagandahin para manalo. Yung mga kasama mo, oh, tagal mo naman magayos. Sandali, inaayos ko pa eh. Kasi ka pinipito, ayaw mo matalo eh. Super pangit na trabaho mo eh, di ba? Butaw-butaw, ulo, gitna, ilalim na lang, butaw-butaw ka na. Di ba? Nung ganyan mo, oh, panalo pa yun! Bakit? Mas pangit pala ang barahan ng kalaban mo. Kasi binigay mo yung best mo. Minsan, kahit pangit ang cards mo, kapag binibigay mo yung best mo, nag-iba resulta. Ang good news in global, magandang ang mga cards nyo. Aayusin mo na lang. Yes? Tama. Kasi imagine mo, gano'ng ka-stable ang ating company? Tama, ikaw na lang ang pag-usapan kung gano'ng kayo ka-committed. Huwag kayong complain na complain. Huwag kayong mag-complain ngayon. Iba sa inyo, mga palakpak, nakatingin sa akin, nagiginig. Iba sa inyo, ina-absorb yung sinasabi ko. Iba sa inyo, puro tawa lang. Iba sa inyo, ganun pa na ganun. Tama eh, di ba? Tatamaan ka sa akin eh. Imagine mo, hyper na hyper ako, ganun ko. Di ba? Yung sinaman, hello, papa. Nakuturo ako. Nag-share ko sa inyo, tingkat-tingkat sa rinom mo. Tapos, expect mo yayaman ka. Huwag kayong matakot mapulit ngayon. Huwag kayong matakot mahirapan sa pag-uwi. Huwag kayong matakot paano magpapaliwanag sa asawa mo, sa magulang mo. Huwag kayong matakot na malipas kayo ng gutom. Huwag kayong matakot sa mga sinabi ko.
Bakit? Hindi ka pa nag-i-global lahat ng mga binanggit ko nang yayay na sa inyo. Tama? Ngayon, mapuwit man kayo, malipasan ng gutom, okay lang yan. Okay lang. Kung alam mo, payaman ka sa in-global, okay lang, ang mapulot. Tama? Eh kung pagpalakpak lang, hindi nyo magawa, pagyaman pa kaya. See? Oh. Commitment. Whatever it takes. Tama? Hindi puro, ba't hindi ka nakating sa seminar? Eh, hindi ako nakating eh. Bakit? Kasi nga, ganito. Kasi. Kasi walang magabagay sa bahay, walang magabagay sa bata. Di ba? Kung kasi, yung mga tao walang ginawa, kundi magkasi-kasi, ito walang resulta. Gusto mo umaman? Magmula ngayon, dapat meron kang kusa. Anong kusa? Huwag mo nang hintayin pang sabihin ka ng sponsor mo, ng apoy mo, uy, mayroong NBO, may training, attend ka. May company events, attend ka. May SCG na, attend ka. Huwag na, huwag na, huwag na hintayin pa. Pag nakita mo nakapaskil dyan, nakita mo sa FB mo, may mga aktibo sa global, umaten ka na. Kumusa ka na. Huwag mo nang hintayin pa, sabihin ka na apoy mo, huwag na, mag-record ka na. Magbenta ka ng produkto, huwag mo nang hintayin pa. Kumusa ka. Hindi nga eh, kasi nga eh, kasi. Yes or yes? Yes. Do the business whatever it takes. From now on, wala na magko-complain. Tama? Yun ang difference sa mga tao yung mayaman. Ang mga tao nagiging successful sa global, walang ginawa kundi kumiros na lang. Alam nila, negosyo nila ito. Are you learning? Yes. Na-check ang attitude, tumaas ang belief ninyo, naging committed ka ngayon. Nung naging committed ka, ano next mong gawin? Ito na ang mangyayari. Mapapasin mo yung flow, nag-inaral mo, may kailangan pala, may good learning attitude, uy, kailangan pala maniwala, uy, kailangan pala mapuyat, may committed ka na. Kapag narinig mo yung topic kung attitude, belief, commitment, manggigigil na naman kayo. Iba sa inyo, malamang uwing-uwi na kasi gusto mo ng contact yun, puntahan yung prospect nyo. Gusto mo ng tawagan. Tama? Kasi alam mo na, ay, kaya pala ito eh. Here comes the reality. Ano reality? Ito na to. Ang mangyayari sa inyo, kahit gigil na gigil ka ngayon, hindi maiwasan, makakaramdam pa pa kayo ng mga itong klaseng salita. Correct? Yes. Okay. Itong good news. Alam niyo pa ito yung dahilan kung bakit maraming nawawala sa in-global? Ito lang talaga ang dahilan. Mag-isip ka. Ano mga dahilan kung bakit maraming nawawala? Una-una, ito daw mahirap. Mahirap ba ang discouragement? Mahirap ang discouragement kapag hindi mo alam ang isang bagay. Kung ito mahirap, meron madali. Madali ba to? Actually, hindi ito madali eh. Napakadali nito eh. Ngayon pa lang, kung mainip ka sa akin eh, pwede kayong tumayo, pwede kayong lumabas, pwede kayong umuwi. Hindi ba pwede kayong mag-quit? Sagot. Pag nag-quit kayo, hindi naman kayo nag-quit sa speaker eh. Hindi kayo nag-quit sa in-global o sa sponsor nyo. Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha yung mga pangarap nyo. Eh mag-quit ka, anong pakialam namin? Nag-quit ka sa pangarap mo, hindi sa pangarap namin. Tama ba yan? Yes. Alam mo, good news? Ito, good news. Ilagay mo sa utak mo. Alam ko, ano yung good news? Sa in-global, walang na-fail. Good news ba yan? Yes. Good news ba yan? Yes. Of course! Kung sabihin mo sa in-global, walang na-fail, good news yun. Nag-quit lang. Ibig pala sabihin, huwag ka lang huminto kahit anong gawin mo, you can create result. Ulitin ko. Kapag tumuloy-tuloy kayo sa in-global, you can create result kahit anong gawin nyo. Eh, gano'ng kalaking resulta? Malaki ba o maliit? Hindi ko alam. Basta importante, may resulta ka. Compare naman sa mga tao, hindi tumuloy. Tignan mo yung karera ng kabayo. Meron starting line. Meron finish line. Correct? Pagputok ng barel, bang! Yung kabayo tumatakbo. Meron bang nauuna? Yes. Sagot lang kayo, ha? Meron bang nahuhuli? Yes. Kahit nahuhuli ka, if you are running on the right direction, ang punta nyo, finish line. Tama. Kaya para sa in-global, may nakakakotse ng 3 months. Iba 6 months, iba 1 year, iba nga 2 years eh. Regardless kung kailan ka nagkaroon ng kotse. Basta pag tumuloy-tuloy kayo, 100%, pagkakakotse ka, gaganda ang buhay mo.
Tama ba yun? Kahit na nagbaba ka ng kabayo mo eh, lakarin mo. Lakarin mo. Pag tamang direksyon, ang punta mo finish line. Buhati mo yung kabayo. Tamang direksyon, ang punta mo finish line. Yung pagbuhat sa kabayo, hindi literal. Ito yung pagod, puyat, gutom. Guys, believe me, tama yung lagi yung sabi ni John Aspirin. Kapag naging successful ka, kapag nagdaga mo sa maganda school ang anak mo, nagkakotse ka, yumaman ka, lahat ng puyat mo ngayon, lahat ng pagod, lahat ng rejection, lahat yung bayad eh. Lahat yung makakalimutan nyo. Pag ikaw naging successful, pag nagkakotse ka, hindi mo nakikita yung puyat mo ngayon. Pag nagkakotse ka, hindi mo nakikita yung mga rejection. Ang nakikita mo, yung ganda ng kotse mo. Ang lamig ng aircon. Amoy leather. Ganda ng sound. Pipit. Ang nakikita mo, yung ganda ng kotse mo. Ang nakikita mo rito, yung anak mo, dati nasa public school, ngayon nasa private school na. Tama. Ang nakikita mo, ito yung bayarin, hindi ka ng problema. Tama ba yun? Habang nagamaneho ka, grabe, sarap sa kotse. Yung mga tao, traffic ka, enjoy na enjoy ka. Tapos yung number one mong kontrabida sa buhay mo, yung number one, nag-reject siya, nakita mo, nandun sa kanto, basang-basa ng ulan, nasa kotse ka. Buksan yung pindu, shit. Brad! Uwi na ba? Ingat! Hindi, isa kayo mo naman, isa kayo mo. Huwag mo sa kasaan. Diba? Anong point? Guys, believe me. Alam niyo po yung mga hirap namin dati dito. Yung sinaroy ko ito. O yung mga apples ninyo. Na may resulta ngayon, grabe. Paano ako kwentuhan yan? Ang problema nila, kung saan kondo bibilin? Anong kondo bibilin? Anong kotse? Dati, di ba? Kahit pag may kotse ka dati, okay na. Kahit walang aircon. Di ba? Ay, alam niyo ba dati? Kaya hindi ako na-impress sa unang inibitala ko dito. Kasi yabang-yabang ng sponsor ko, ang dami nagkaroon ng kotse. Hindi ako na-excite eh. Kasi may kotse din ako dati. Totoo lang. Nasa height ako, may kotse din ako. Ang kotse ko, Grand Sigma. Model 79. Pag tumatakbo yun, pag nag-80 ang takbo ko, grabe yung mga side mirror, lumili ko. Tatawa-tawa kayo, may kotse kayo. May kotse kayo? Oh, kaya ang yabang ko eh. Kahit yun yung kotse ko, may kotse ko. Tapos pag umuulan, grabe. Umaambon. Ako nag-wiper eh. May kotse ka? Nakatawa kayo. Anyway, anong point ko dito? Pag naging successful kayo, guys, believe me, ang sarap. Pag magkwentuhan kayo, pag-usapan nyo, uy, saan ang punta natin? Pag-usapan nyo kung anong dadalhin mong gamit kasi mag-tour kayo. Tama? Kung saan ang eskwela mo, pag-aaralin yung anak mo. Yun yung mga topic. Iba sa labas, grabe. Iba dyan sa labas, di ba? Pangarap, grabe, parang magka-load lang ako, magka-load. Load, pangarap, load. Are you learning? Yes! Now, look at this. Bakit ito mahirap? Pag hindi mo naman gagawin mo. Hindi ito mahirap. Tinan mo ha. Kapag nag-join ka sa Inglobal, ang first requirements, ano? Correct. Mahirap hindi. Hindi. Kasi maraming tao, walang pera, kaya mag-join. Kasi pag gusto, kaya. Correct ko ba yan? Kahit wala kang pera, maraming istorya. Pinangungutang yan, didiscarte yan, para makapag-join. So, hindi ko iniwala, may mga tao kung hindi makapag-join kasi walang pera. Hindi totoo yun. Anong mahirap? O nag-join ka na. Ang next mong gagawin, gagawin ka ba ng prospect list? Sagot? Yes. Hindi ba talaga pa sa Global gumagawa ka na ng prospect list? Pag may okasyon, birthday, kasal, binyag, yung mga gusto mo imbitan, inilista mo rin? Sa Global, ganun din ba ginagawa mo? Pag mayroon mga okasyon, yung mga nilista mo, inibita mo, uy, pare, grabe, ati na nga bukas, pare, bebe ng anak ko bukas, punta ka naman. Ginagawa niyo? Laban yung imbita mo, dumarating? Hindi.
Uy, pare, may negosyo kasi yung global eh. Sama ka naman. Lahat hindi dumarating. Pag umalis yung seminar, parang party lang yan, di ba? Kakasama-sama tayo. Pag uwi, pare, kumusta? Grabe ka pala malasin yung kulit mo. Sa seminar, pare, grabe. Nagustuhan mo yung seminar? Pina-follow up mo rin. Walang pagkakaiba. Tama? Minsan lang kasi, ito ang nagpapahinto sa inyo. Pakibasa? Guys, kahit sa ang angulo mo tingnan, lahat ng nawawala, lahat ng kukulit sa global, ito ang kalaban. Eh, ayaw ng nanay ko eh, nag-emotional. Eh, napulot ako eh, nag-emotional. Halimbawa, nag-pay-in ka, nag-join ka, excited ka, yes? Nag-present ka, pare, ikaw to ah. Tapos sabihin ako, pare, ay, ang ganda pa yung negosyo mo sa global. Pare, pwede po ako mag-join bukas, 3 months muna. Masarap ba yun? Yes. Sagot kayo ah, sarap ba yun? Yes. Kung kausap mo ngayon, sabi, mag-pay-in, kinabukasan, tanong, meron kaya kayong matinong tulog? Wala. Wala. Bakit? Because you're very, very excited. Grabe! Mapipiliin mo yung prospect ko. 3 years! Power! Ito na yung alas ko. Ito na yung agila ko. Grabe. Hey, imagine ka na. Bukas, alas 10 ang usapan. Alas 9, ando na ako. Tama? Excited ka? Nasa McDonald's ka yung time mo. Alas 9, kapakapikapikap. 9:30 na, malapit na. Alas 10 na, wala pa siya. Baka na traffic lang. Alas 11 na, wala pa. Alas 3 ng hapon, wala pa. Ang tanong, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Masakit, nasaktan ka, naapektuhan ka, tama? Since naapektuhan ka, hindi mo alam, damay-damay na yun. Pag uwi mo sa bahay mo, galit na galit ka. Bakit? Loko yun ah. Nangako eh. Hindi dumating, galit na galit ka. Nakasimangot ka na, di ba? Loko na ako. Bukas pag nakita kami, susulok yung kandila. Di ba? Pati kandilaan na, di ba? Walang yan, tao yan. Di ba? Napakawalang kwenta. Galit na galit ka na. Pag uwi mo, nakita mo yung asawa mo. Han, kumusta lakad mo? Hey! Lakad-lakad lang. Bus ka pa. Isa ka pa. Harang-harang ka dyan. Yes? Yung asawa mo, walang kamalay-malay, dinamay mo. Di ba? Ang ganda ng bata sa han, ipinagluto, ipinagluto, hindi ako kakain! Ba't ka magluluto? Masabi ng asawa mo, piya naman ito, sino nga pinagluluto? Siya pa naman, galit na galit. Dumating ang anak, nay, kumusta ka naman, hey, gawin sa ka pa! Yung anak, iba anak. Pag-alit, ikaw, puro kalabay, ikaw yung mag-aral nga doon. Siya nag-umpisa yun. Na-injan lang. Pati bata na damay. Yung bata masayang masaya. Bata yung mga sinangin, ganit pa. Tapos nakasalubo ni Yaya, Kaya, good morning. Good morning ka, busy ka rin. Pati ni Yaya na damay. Huh? Ngayari? Saan nag-umpisa yun? Na-injan eh. Sabi ni Yaya, si Kuya naman, lulunis ko na yung kwarto niya, pagkakarit pa sa akin. Napakayayabang itong Kuya yun. Nakita na yung pusa, bisit ang pusa ka, haharang-harang ka dyan. Ha? Pati pusa na damay. Sa nagsimula? Ngayon dyan. Yung pusa, nabariya ng buto. Hanap yung daga. Makaganti mo na sa daga. Ladies and gentlemen, kapag ikaw emosyonal, hindi lang ikaw naapektuhan, pati paligid nyo. Now, ito maganda. Bilang sa networker, ngayon lahat ha, are you learning? Okay lang kayo? Yes. Bilang sa networker, pag na-master nyo to, madali ang negosyo. Biting ko, kapag na-master mo to, madali ang negosyo. You have to be the master and you have to manage your emotion. Sabi nga natin, you can choose to be happy, you can choose to be sad. Pwede kang magalit, pwede hindi. Eh, hindi sumama eh. Kaya galit ako. Hindi sumama, panalo ka pa rin. Dagdag sa kwento mo yun eh. The more ginagawa niyo yung global, wala kang talo.
Kasi akala nyo, pag nag-join, yun ang okay. Okay talaga yun. Pag hindi nag-join, okay pa rin. Kasi, dagdag yun sa kwento. O, gano'ng kabilis ma-master emotion? I'll give you one scenario, gano'ng kabilis ma-master emotion natin? Halimbawa, nasa church ka, nagdadasal ka, nakaluhod ka, and while praying, may mga bata o dalawang bata naglalaro sa likuran nyo. Tanong, kayo mga kalalakihan. Halimbawa, lalaki kayo. Nasa church ka, you're praying. May mga bata naglalaro sa likuran nyo. Mga lalaki, sagot kayo. Mga galit ka, hindi. Kata sa simbahan ka? Yes. Normal yun eh. Kata sa simbahan ka, sabihin mo, ano ba naman itong batang to? Simbahan, naglalaro. Mas nagalit ka kasi nakita mo yung tatay nung dalawang bata nasa kabilang silya, nakaupo, nakatingin lang na walang pakialam. Mas magagalit kayo? Yes. Sagot po. Yes. Nilapitan mo yung tatay. Brad, anak mo ba yung dalawang batang yun? Yung sumagot sa'yo. Oo, Brad. Anak mo yung dalawang batang yun. Ano ka ba naman? Anak mo, naglalaro sa simbahan, hindi mo na sana yun. Nagalit ka. E sagutin ka, Brad, anak ko ngayon dalawang batang yun. Actually, gagaling lang namin sa kabilang kanto, dun sa may hospital. Kasi kaninang madaling araw, namamalengke yung asawa ko. Sa kakamadali, pagtawid, may dumaang taxi. Tinamaan ang misis ko. Pagtama, tumalsik, tumamay ulo sa bato. Yun ang naging cause. Ikinamatay ng misis ko. Ang masakit nito, hindi pa alam ng dalawang anak ko na patay na pala yung nanay nila. Tanong, magagalit ka pa? Magagalit, hindi. Ganun kabilis mag-change ang emotion. Kapag may kausap kayo at ininjan ka, malamang may dahilan. Pagkat dumating, ah, okay lang. Dagdag sa kwento ko yan. Bakit importante ang discouragement? Una, tinan mo ha, hindi solusyon ang pag-quit. Kung bakit maraming nawawala sa global, hindi tumakayanan, kaya umaalis. Tama ba yan? Kung ito ang dahilan kung bakit maraming nawawala, ladies and gentlemen, good news, ito rin po ang dahilan kung ba't kayo magiging successful sa global. Tama? O. Parang magulo, no? Paano yun? Ganito kasi yan. Kaya importante ito. Paano yan, halimbawa, ikaw? Dahil nakuha mo sa kaliwa mo, alas, sa kanan mo, alas, one time, kikita ka ng pera. Masarap ang pakiramdam? Yes. Of course, maraming mamotivate sa'yo, grabe ito, ilang buwan pala, kumikita na. Tama? Paano yan? Yung downline mo, naging bitarin, kaliwa kanan, di ba? Tapos, puro reject. Di ba? Kamote, di ba? Nahihirapan sila? Sagot po. Pag nangarapan sila, pupuntahan ka. Upline, nahihirapan kami. Anong gagawin namin? Eh, hindi ka nangarapan. Ano sabihin mo? Ano? Nahihirapan kayo? Yari tayo niyan. Anong gagawin natin? Yes? Of course. Totoo yun. Paano may mamotivate ang downline mo kung hindi mo naman naranasan yung naranasan nila? Ang tao magaling mag-train, mag-motivate, yung taong bubog sa discouragement. Pero the more ka maraming discouragement sa buhay, mas magaling ka ngayon mag-motivate ang downline mo. Wala kang karapatan sabihin downline mo pag nahirapan. Ah, nahirapan ako eh. Wala kang karapatan sabihin, ah, okay lang yan. Ikaw kaya ang makaranas nung dinalas ang downline mo. Baka nawala ka din. Tama? Ang point ko dito, the more nahihirapan kayo, the more kayo naka-encounter discouragement, minsan, hindi siya sayang yun. Doon kayo huhugot. Doon ka huhugot, paano mo motivate ang downline mo. Downline, okay lang yan. Ano pa nangyari sa'yo? Kasi ako, nangako eh. Hindi man dumating eh. Sipin nangako sa'yo. Eh, classmate ko dati.
Okay lang yan. Alam mo dati nga, parents ko, asawa ko, kapatid ko, ayaw rin maniwala. Tama. Isang katoyabang, wabas sa akin discouragement. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Malakas ang loob mo sabihin na okay lang kasi na-experience mo eh. Tama. Ba't ito maganda? Ang bawat downline, iba-iba ang ugali. May kanya-kanyang tantrums. Tama? Kung lahat ng na-experience nila, na-experience mo, believe me, hindi ko lang ma-imagine gano'ng kalaki ang kaya mo i-create na grupo kapag na-master mo ito. Paano na-master ito? Ito solusyon. Kasi malaman. Yes. Kung ito ang maging dahilan, kung ba't marami nawawala, dito ka ngayon huhugot. Paano maiwasan discouragement? Number one, are you listening? Yes. Number one, do not entertain negative thoughts. Itin ko, do not entertain negative thoughts. Kaya ang topic ko sa inyo, di ba? Always think positive. Ang sa networker, kailangan positibo ka lagi. Pag inisip mo, hindi makakatulong. Pag naisip ka at alam mo hindi makakatulong bilang sa networker, huwag mo na pag-isipan. Huwag mo na ubusin ang oras mo. Diba? Eh, mayaman kaya ako? At pagka kaya ang kumpanya, may uniwala kaya sa akin? Nauubos ang oras mo, nanghihina ka lang. Second, avoid talking to dream stealers. Ano yung pangalawa? Avoid talking to dream stealers. Tandaan nyo, hindi maiwasan maraming maganakaw ng mga pangarap nyo. Guys, huwag kayong magpanakaw ng pangarap. Kayo nakakita, kayo nakarinig. Paglabas mo, nakita na kibigan mo, Brad, grabe, buti na tsempo lang kita. Galing ako sana, sa Ing Global. Ang ganda pala sa Ing Global, ang linaw. Ganda ng negosyo. Alam mo, feeling ko, Brad, talagang gayaman dun. Brad, sa tingin mo, totoo kaya yun? Normal sa tao minsan, bago kayo meron gawing desisyon, humihingi kayo ng opinion sa ibang tao. Parang confirmation. Tama? Okay lang yun. Pero ladies and gentlemen, hihingi kayo opinion sa taong may alam sa Ing Global. Ba't ka magtatanong sa mga taong walang alam sa Ing Global, ano tuturo nun? At wag din kayong hihingi ng opinion sa mga taong nag-Ing Global before pero nag-quit. Meron ba ganun tao? Yes. Kilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, nag-Ing Global tapos nag-quit? Uy, Brad, pinsan! Di ba nag-Ing Global ka before? Nag-quit yun, ha? Maganda ba Ing Global? Alam mo, tuturuan ka din nila kung papaano mag-quit. Yes or yes? Yes. Pag kayo nagkaroon ng kotse, hindi nila makikita ang kotse nyo. Ulitin ko, pag nagka-kotse ka sa Ing Global, hindi makikita ng mga kaibigan ninyo. Ng mga tao na nag-reject sa inyo, hindi nila makikita ang kotse nyo. Ang makikita nila, sila walang kotse. Yes? Masakit tanggapin, pero totoo. Hindi po inaabangan ng ibang kaibigan natin na maging successful tayo. Inaabangan nila yung pagbagsak natin. Lalo yung mga tao inimbitahan mo, nag-reject sa'yo, hindi ka ipagpapalangin nun na maging successful kayo. Kasi kapag naging successful kayo, pinakita mo na sila failure. Walang taong gustong ganun. Tama ba yun? Yes. At mula ngayon, sa mga tao mag-discourage sa inyo, always ask intelligent question. Hindi sila ang magbabayad ng tuition fee ng mga anak nyo. Hindi sila magbabayad ng tubig, kuryente, pamalengke, grocery nyo. Yes or yes? Yes. Kung kayo magbabayad ng magastusin nyo, ba't kayo kailangan makinig sa mga taong walang alam sa mga bayarin nyo? Tama ba? So mula ngayon, ladies and gentlemen, every time we discouragement, yes! Power! Okay pala yan. Tama? Kailangan kinakalyo, dibdib mo dito. Ano kinakalyo? Kailangan masanay ka at makasanay ka na sa bagay kapag paulit-ulit na nangyayari sa'yo. Sino rito nakapagsuot na ng sapatos na masikip? Kaya maganda. Pipilit mo saot. Yung ganda. Masikip sa'yo, hindi kasi yan. Kasi, ang laruin mo, ganda kasi. Kasi ito, kasi. Diba? Pinipilit mo kasi maganda. Pag masikip ang sapatos, papaltos ba? Yes. Pag napaltos, mahabde? Yes. Masakit? Yes. Ilang araw, isuot mo ulit. Masakit pa rin yun. Yes? Yes.
Sulot mo ulit. Masakit pa rin ba? Dati yung oras, kumakapal yung balat. Kinakalyo. Pag sinuot mo sapatos, kahit super sakit, hindi mo na maramdaman kasi may kalyo na. So, umpisa masakit. Pero pag tumatagal, manhid na. Yung puso, ganun din. Kapag na-reject ka, sa umpisa, masakit. Ibig sabihin, kapag nasasaktan ka pa ngayon, isa lang ibig sabihin, bihira ka kasi mag-imbita. Tama, ha? Bihira ka mag-imbita. Eh, kung everyday ka nag-iimbita, tama? Kahit ma-reject ka na ilang beses, pag namanhid dyan, wala na. I-welcome pala ito. Maganda pala ito. With a welcome and discouragement. Pangit naman yung global. Talaga, pangit. Ano pa? Come here, come here. Discouragement pa. Uy, mahal, mahal. Pag mamahal, mahal ka rito. Ano pa? Habulin mo discouragement. Guys, you cannot please everybody. Kahit ang gawin nyo, may taong kukontra sa inyo. Kasi minsan, tayo mga tao, people pleaser tayo. Gusto mo lagi, pinipis yung mga tao. Hindi. Sa negosyo nito, tanggapin mo hindi. Tama? Are you learning? Yes! Meron isang kalabaw. Gusto yung kwento? Yes! Wala, may choice ko di makinig eh. Diba? Sa mga nanginip, pwede ito. Alam mo, pag may tumayo dito, kaya mong tanggapin, pag tumayo ka, lahat ng tao titingin sa'yo. Kaya mong tanggapin. Iba sa'yo, ihiwan, di makatayo, ano? Okay lang ba kayo? Meron sa kalabaw. Yung sa kalabaw, taba, ang lalakad. So, pag nalakad ng kalabaw, biglang nahunog sa balon. Nakita ng mga tao, pare, kalabaw, oh, nahunog sa balon. Nung sinilip, naku, pare, ang laki ng kalabaw. Mahirap iangat yan. Ah, ito gawin natin, sabi ng mga tao. Diyan natin siya ilibing. Tuta, hindi mo kaya iangat yan, mabigat, diyan natin siya ilibing sa balon. Talino, no? Kumuha ng mga pala yung tao, pala. Hukay, tabon. Hukay, tabon. Alam mo, ginagawa ng kalabaw, lahat ng mga lupang tumatama sa likuran niya, pinapagpag niya, nang pinapagpag, nang pinapagpag. At yung pinapagpag niya, inaapakan niya. Pinapagpag, inaapakan. Pinapagpag, inaapakan. Ang ginawa ng mga tao, hukay, tabon. Hukay, tabon. Yung kalabaw, pinapagpag. Nang pinapagpag. Nang pinapagpag. Cute ba? Cute. Ha? Pero ini-imagine mo. Ikaw malaki mag-imagine. Malaki pa nag-imagine. Pinapagpag, inaapakan, pinapagpag, inaapakan, ha? Pagpag, apak, pagpag, apak. Yung kalabaw, nakatakas eh. Alam mo bakit? Lahat ang pinapagpag ng lupa, inaapakan niya, pinapagpag, inaapakan, nakatakas yung kalabaw. Walang pinagkaiba sa in-global. Lahat ng mga taong magdi-discourage sa'yo, ipagpag mo, apakan mo, hanggat mahila mo ang kaharap sa in-global. Tama, tama. Ibig sabihin, maganda yan. Tama? Ginagawa niyo negosyo every time may rejection, every time may discouragement, matuwa ka kasi ginagawa mo ang negosyo. Walang mali sa inyo kapag walang maniwala at wala sumama. Tama o tama? Now, ah, okay pala. Discouragement pala, part ng business. Sabi nga kanina, in global, this is a rejection business. Ah, negosyo mo, rejection. Kumusta ka? Ay, nag-negosyo ko. Bakit na-reject ako? Eh, bita mo reject ka, ibig sabihin, ginagawa mo negosyo. Are you learning? Yes! Enjoy ba kayo? Yes! Hmm. Yan ang lamang natin. Sa yung global, natututo ka na, nag-enjoy ka pa. Yes? Yes! Because in global, this is a people's business. Kaya importante, kailangan lagi kayong mayroong excitement sa katawan. Excitement mag-uumpisa sa pag? Smile. Correct. Everybody smile. Todo na yan? Masarap ba ng ngiti? Yes. Yes. Pag umingiti kayo, hindi na ito na ikinabang. Nagiging blessing pa kayo sa ibang tao. Totoo ba yan? Yes. Kahit baka sumangot ang tao, kapag ginitian mo, syempre, makakapangiti din sa'yo yan. Mag-iimbita ka na kasi umangot ka, walang mahiniwala sa'yo.
alam mo, sama ko sa akin. Ang saya-saya doon. Tsaka pahimang kaming lahat. Enjoy na enjoy na ako doon eh. Gusto mo rin mag-enjoy? Sino lang sama ka na? Baka sabi siya, pare, ikaw na lang. Bakit naman? Eh, mukhang hindi ka pa nag-uumpo siya. Mukhang bagay-bagay ka na. Learn how to smile. Kapag naka-smile ka, ang blessing malapit sa'yo. Totoo yun. Paano ginagawa yun? Pag-gising pala sa umaga, umpisahan mo na. Kung hindi mo kayo bukas ng umaga, kahit mamaya, pag-uwi. Pag-upo mo sa bed mo, sa kanto ng bed, ano ba naman yun? 10 beses lang. 1, 2, sige, hanggang masanay. Pag talagang matigas ang mukha mo, tutulungan mo. So, ha? Pag makakalimutan mo, kahit nakahiga ka na, ngiti ka rin. Pag makita ka na sa'yo, hindi ka ganun, okay lang ako, okay lang ako. Pag-gising sa umaga, smile and say a prayer. God is good? Yes. God is great. Yes. Tama? Guys, pag-gising pa sa umaga, you have all the reasons para maging masaya. That's another day. Nagising ka pa eh. Tama ba yan? Subo ko mang gumising, tapos pag-gising mo, gato sabihin mo, Diyos ko, ano kayang klaseng kamalasan nag-aabang sa akin sa araw na to? Subukan nyo rin. Mula umaga hanggang kinagabihan, puro kamalasan yan. Ikaw ang maglalagay, magbibigay ng saya sa pamilya mo. Tay, good morning, Tay! Ang gwapo na ng tatay, power! Yung tatay mo na medyo mahihina, biglang lalakas, yung gwapo pala ako, ah. Check to yung nanay, talaga, check to yung nanay, oh. Kahit lumba-lumba na yung power to nanay, oh. Ikaw ang magandang magandang. Tama? Alam niyo maganda, pag gising mo, magpatutog ka ng music. Kayo ba nag-music pag umaga? Ay iba, ibang epekto kapag may music pag umaga. Tama? Music ka, hindi news. Kasi misa pag news na, ay grabe manghihina ka. Good news is no news. Totoo lang. Manghihina ka kapag inabsorb ka ng mga news. Lola, ginahasa ng apo. Magkaibigan nag-away, tinagal ang ipin, humiwa ang gilado, dagal ang asin. So, manghihina ka, di ba? Basahin mo lahat. Umaga, tanghali, hapon, gabi, pag binasa mo ito ng mga news, absorb mo lahat, hinang-hina ka. Tanong, may naitulong ka? Wala. Paglabas mo, grabe pari. Alam, pag puro ka bad news, hinadamay mo yung mga tao, pari, nabasa ba kami? Pari, grabe mo, ginahasa, oh. Di ba? Pinatay, pari. Yung tao na nahimik, na-absorb tuloy. Tama. Pero pag nakangiti ka, power yun. Imbis na news, music, yun lang pag music, pipili ka rin tugtog. Oh, makapanghina. Cha-cha-cha! Huwag niyo na-record, baka mga tanong anak ko yan. Music. Yung music maganda, hindi yung music mo ganito. Parang di ko yata kaya. Iumpisa pa lang, hindi ba't kaya. Aray naku. Ito lang. Subukan sa bahay nyo. Pag niniti ka, masaya ka, magandang music, magandang aura. Pag masaya ka sa bahay, paglabas mo, dala mo yun. Pag nakita mo yung prospect mo, iba yung energy mo. Pag hindi mo isama sa bahay, malungkot ka, may problema ka, paglabas mo, bit-bit mo pa rin yun. Guys, sorry, pero bilang networker, trabaho natin yun eh. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa mga tao, kailangan makita sa tsura natin. Nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Tama ko ba? Smile. Yung nga lalagay sa lugar, pag-ngiti. Paglabas mo, I'm learning. Yes. Enjoy ba kayo?
kasi, may kwento ko lang. Sa hinaba-haba nung 20 minutes kong training, yung isang distributor lalaki nagpunta ng CR, jumingle. Jingle siya. Siyempre, jingle siya. Okay, microphone niya. Habang jingle siya, magiging ako nalala, uy, sabang nalala ni Arne Limpid, always smile. Yan na, jingle siya. Eh, may tumabi. Jumijingle din. Napatingin. Ano mo sabi, Brad? Power. Grabe. Gusto mo kayo sa inga. Ilagay sa lugar ang pangiti. Tama. Guys, alam nyo ba ang yaman kasi ang global? Yes! Kung alam nyo ang yaman kayo, dapat maging masayahin kayo. Tama? Kasi parang unfair sa'yo, na alam mo yaman ka, lungkot-lungkot mo. Sabihin mo, eh, hindi pa kayo mayaman ngayon. Ngayon, hindi ko mayaman. Pero alam mo mangyayari. You must begin by knowing that you have already arrived. Tama? Alam mo agad ang direction mo. O, tinan ninyo. Seminar ba to? Yes. Ba't kayo na-excite? Alam niyo ba saan katilabang seminar ang pinuntahan ko? Mukha ko isang empleyado pa sa hotel. Ang daming seminar namin. Hindi ako na-excite. Kasi minomotivate kami ng aming mga trainer. Sabi sa amin, kayo mga empleyado, galingan ninyo, sipagan ninyo para lumaman ang kumpanyang ito. Tama? Kaya ako na-excite sa yung global. Parang kayo. Ito seminar. Galingan ninyo, sipagan ninyo. Pero ang good news, hindi lang ang global ang yaman. Kayo mismo ang yaman. Tama? Kaya ako na-excite. Kahit hindi ka pa lumayaman, ngayon, alam mo, payaman ka. Kahit anong gawin mo, pag tuloy-tuloy ka, alam mo yung yaman ka. Ang top earner, 2 million. May 1 million. May 1.5 million. Kinikita. Kaya kayo may excite kasi kung ano ang present income ng mga top earners, yun ang future income ninyong lahat. Tama? Kaya kung alam mo na yayaman ka, dapat may excite ka na. Ngayon pa lang. Tama ba yun? Alam mo na. Alam mo na yung future mo. Kaya tuwan-tawa ka ngayon. Tama ba yun? Yes. Be excited. Always smile. Now, last topic. Marapit na matapos. Yung intro. Ha? Sabi, intro? Ilang araw to? Oh, sumariin eh. Pwede to, pwede. O, palakpak. Pinakamalakas na palakpak. Pinakamalakas na palakpak. Kung talagang gusto mo matuto, bumalakpak mo na bumalakpak. Yan! Now, 85% attitude. What's the remaining 15%? Siyempre, kahit 15%, importante ba yung skills? Yes. Yan. Hindi pwede ikaw ay motivated lang. Ang tanong ay, sige na, lahat kami motivated na. Anong ating gagawin? Ito, gagawin nyo. Number one, hindi pwedeng wala kayong prospects list. Tama. Guys, ngayon pa lang, kung talaga seryoso ka, kailangan may listahan kayo ng mga taong iimbitahin. Parang inventaryo to eh. Ang tindahan mo, kailangan alam mo naman ang tindahan mo. Negosyo mo tao, sino yung tao imbitahin mo? Lahat yan, ilista mo. And give everybody a chance. Huwag mo i-judge ang tao kung sasama o hindi. Tama? Kasi minsan, kung sino yung tao akala mo hindi gagalaw, hindi kikilos, yun pa yung nag-a-active eh. Tama? Check your cellphone. Maraming pangalan yan. Prospect yan. Tama? Nanay niyo, tatay niyo, may mga kamag-anak yan. Kapatid yan, pamangkin yan. Tama ba yan? Prospect yan. Lahat ng empleyado, negosyante, may sakit, health conscious, lahat prospect. Ibig sabihin, basta humihinga pala, prospect. Tama ba yan? Kasi lahat ng tao gusto maging healthy. Lahat ng tao gusto mabagong buhay. Lahat ng tao gusto lumaman. Lahat pala, prospect. Huwag mo lang i-judge yung prospect mo. Tama ba yan? Now, pag may prospect list ka na, di ang dami na. Uy, daming listahan ko ng prospect ko ah. Paano yung imbitahan? Ito na yun. How to invite? Sa totoo lang, sa panahon ngayon, marami na may alam, may idea. May idea ng networking business. Kapag sinayin mo, Brad, gusto ba ng extra income? Malamang sabihin sa'yo, ang networking company ka. Tama? Brad, okay ka ba sa mga opportunity? Networker ka, no? Sa pag-invite, kaya nga may formula, kaya nga skills eh. Sa pag-invite, dalawa yan. Either mag-invite kayo over the phone.
or personal invitation. Very, very effective kapag personal invitation. Kapag telephone, okay din. Pero kapag nag-invite ka over the phone, keep it simple, short, and secret. Huwag kayo magpe-present ng business over the phone. Iba ang invitation sa presentation. Yes or yes? Yes. Kasi minsan, pag na-excite kayo, pinipresent mo negosyo eh. Over the phone. Krrrr! Ay, makumari! Kumusta ka na? Makumari! I'm very, very excited. Na-champion kita. Kasi ang ganda ng negosyo na nagawa ko. Ano yun, Mari? Kukang bullpen. Dali, dali yung bullpen. Tsaka papel. Oh, meron na. Mari, grabe. Ang ganda nito. Drawing ang bilog. Ha? Bilog ko yun ako, Mari. Tapos sa ilalim, dalawang gulit. Ha? Bilog ko ito. Tapos sa ilalim, dalawang bilog ulit. Ha? Kasi, iba ang invitation sa presentation. Bilog. Tapos dalawang gulit. Oo, tapos dalawang bilog ulit sa ilalim. Diba bilog? Guhit? Diba ganun yun? Oh? Mari, ikaw sa tuktok! Ikaw sa tuktok! Guess you ba ako? Huh? Huh? Saan kayo gising sa ganyan? Kaya na pag-motivation ako. Kapag drawing na, Tama ba yan? Kapag nag-invite ka over the phone, kailangan may excitement. Huwag ka malamya. Hello, ha? Hello, pare. Buti nandyan ka. Pare, kasi man, may negosyo ako eh. Huwag ganun. Kailangan excited ka. At kailangan ready ka sa sabihin mo. Hello, pare, kumusta? Ano, pare, ano nga? Nakalimutan ko, pare, lamaya na. Kalimutan ko. Tama, no? Kapag kayo mag-invite over the phone, kailangan alam ninyo sasabihin ninyo. Gawa kang script. Kring. Hello. Hello. Good morning, pare. Mabuti nandyan ka. Alam mo ba, pare, na meron akong negosyo? Negosyo? Ano ito? Negosyo? Moto, negosyo pala, negosyo. Offer. Oh, ano itong offer? Epofee. Gusto ba ako? Pag kayo nag-invite over the phone, kailangan, pag di ka sanay, gawa ka ng script. Katagalan, ma-master mo na yan. Clear? Yes. Now, ito ang kalimutan. Kaya ba natututo? Baka po kayo tawa. May sense ba ako? Yes! Okay. Personal invitation. Ganito yan. Kapag mag-invite ka, personal invitation, huwag niyong kakalimutan to. Mastering yung form. F stands for? Family. O? Occupation. R? Recreation. Correct. Bago mo sasabihin ang mensahe mo, alamin nyo muna yung background o needs ng kausap mo. Kailangan may proper timing ka. Ano yung timing? Hindi pwedeng, sir, gusto mo kumita ng extra income. Ang kausap mo, milyonaryo. Puro-puro ng ginto ang katawan. Ikaw, mukha kang dugyot. Hindi match eh. Tama? Kailangan alam mo ang needs niya. Kaya naman, sir, gusto nyo ba maging healthy? Maging healthy, kausap mo. Bodybuilder. Ikaw may TB. Ha? Gusto maging healthy? Ay, dugo. Sandali lang po. Dugo. Now, paano mapasok yung form? Kumusta, bro? Kumusta ka na? Long time na ko siya. Kumusta, pamilya? Kumusta, asawa? Tama, kumusta mga anak mo? Siya sa nag-aaral ngayon. Hindi ba't hindi ka pa networker? Kapag may nakita ang kaibigan, ano ginagawa nyo? Nakipagkumustahan kayo. Ang pinag-usapan, pamilya, business, employment, tsaka yung anong sports, saan ka mahilig. Di ba yung normal lagi? Kasi kapag gano'n na kwentuhan ninyo, malalaman nyo kung ano ang needs. Bawat tao may mga button sa katawan. Kahit maganda ang sinasabi mo about in global, kapag hindi kailangan yun, hindi ka papakinggan.
Kailangan mag-push mo yung tamang button. Ba't kumusta ka na? Long time no see. Kumusta asawa mo? Pare, okay lang. Eh si Junior, ito nga bro eh. Baka hindi siya makapag-aral next year eh. Bakit naman? Eh mahal-mahal ang tuition fee. Ting! Tuition fee. Transferable. Scholarship. Tama? Kumusta ka na? Pare, trabaho. Okay naman ang work ko ngayon. Tama? Medyo maganda naman ang sweldo ko. Kaya lang pare, nakaka-stress eh. Feel ko ngayon, na-high blood na ako eh. Ah, ting! High blood. Produkto. See? Kumusta trabaho mo ngayon? Okay naman. Kaya lang, pare, kapos pa rin eh. Ting! Extra income. Ibig sabihin, the more nagkukwentuhan kayo, maalaman nyo ang pangailangan ng prospect niya. Guys, believe me. Huwag na huwag ka nalapit na, Brad, grabe! 7,000 ang PT lang! May 500 ako sa'yo! Bro, joke ka naman sa akin. Kaibigan mo naman ako eh. Pang-pairing kita eh. Ano pang-pairing? Pang-1-5 kita eh. Ano kinalaman mo sa 1-5 mo? Sa art of communication, tanda nyo lagi, anong gustong marinig ng kausap nyo? Anong gustong marinig ng kausap nyo? Hindi ko anong gusto mong sabihin. Eh kung satsat ka ng satsat, hindi niya kailangan ng gusto, hindi niya kailangan na sinasabi mo. Walang kwenta yun eh. Tama ba yun? Malalaman nyo lang ang needs ng kausap mo kapag in-apply mo tong form. Maliwanag ko ba yun? Pwede yung third-party approach. Brad, may kilala ka bang kaibigan natin ngayon sa batch natin na gustong kumita ng extra income kahit mga 10,000 pesos per month? 10,000 lang per month, kung sabihin 24,000 a day. Sasapakin ka nun. Hindi mainiwala sa inyo yun. Tama ba yun? Guess you ba ako? Now, in global, big-time business? Yes! Guys, every time lumalabas sa wig mo about in global, about the products, once magbanggit ka ng Leven, ng Vida, ng C24/7, ng Complete, extension kayo ng company. You are representing our company. Tama ba yun? So kapag nagkwento ka ng produkto sa labas, extension ka. And since kayo extension, kailangan presentable kayo. Every time mag-represent ka ng business o ng products, presentable ka naman. Kapag nag-invite ka, nakasando ka, nakachinelas ka, nakashorts ka, baka sabihin ng mga tao, okay, taga in global. Dudungis. Kami araw. Tama? Kaya seryoso tayo, di ba? Paano kaya mapaniwalaan? Ay, may kwento ko sa inyo. Ano ngayon? Tuesday? Last Friday, nagpunta ako ng NBI. Ang anak ko, si Angel, 17 years old na siya eh. Hindi pa nakasakay ng MRT. Ang ginawa ko, sinama ko si MRT kasi excited siya eh. Kasi from MRT, baba ka ng di ba? Tapos LRT ulit. Tama ba yan? Eh, first time ng anak ko, walang dalang cellphone. Walang dalang pera. Tama? Ang problema, pagbaba namin dyan sa may Boni Avenue, so dyan ako nakabili sa may Pioneer. Pagbaba namin ng Boni Avenue, meron naka-drain, naka-hinto, nasa unahan. Ang ginawa namin, pasok yung pareho. Ako, matagal na akong hindi nakasakay ng MRT. Pero nakasakay na ako. Yung alam ko, first time, pagkasakay namin, tawag ko ng gwardiya, boss, bawal dyan, lalaki. Iba pala yung babae, tama? Doon ka sa kabila. Kasi pagbaba ko, Jel, nak, magkita tayo sa baklaran, ha? Basta sa baklaran. Sa kabilang ano lang ako. Couch, di ba? Paglipat ko doon, bigla na sara. Yung train, dumakbo na. Ano nangyari? Anak ko, babae, first time. Tatay ako, nervous ako, sabi ko pa, baklaran tayo magkita, ha? Eh, bago dumating sa yung next train, 5 minutes pa. So, parang nervous ko, kapag baklaran. Tapos na-realize ko, hindi pala baklaran yun. Tough. Di ba? Sama ka nga. Nagulari. Tough pala. Una, may mga lesson ako. Naiisip, di ba? Naiisip ko, alam mo yung pelikulang ano? Taken. Di ba? Alam mo na yun? Alam mo yun? Ang dami na lumalang sa utak ko. Di ba? Una, mali yung instruction ko. Learning yun. Di ba? Bakit mali ang instruction ko? May learning ka agad. Pero worry ko, 17 years old na anak ko, first time, didiscarte yun. Pero yung puri ko, mali yung instruction ko eh. Di pagbilis sa pagbabasa, wala palang baklaran dito. Tap yun, tap. Ends up yun, di ba? Pagbaba ko doon, wala yung anak ko. Walang pera kasi. Hindi ko din yung pera kasi kasama naman ako eh. Yung anak ko excited, nakaporma pa. Ha? Nakapo, ang ganda ng anak ko. Modelo talaga, ang ganda. So sila sa talaga, walang pera. Ay, wala dito yung anak ko.
Tekken, 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 di ba? Ha? Isip, 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 di ba? Gumagamit utak kong dede, gano'n discord. Di pa ko lang tao, sabi ko, Brad, last station na, di ba? Last station na, oh. Pag akit sa taas, daming tao, di ba? Pagbaba mo, akit pa sa hagdan. Dalawa yung sa dito, sa dito, eh. Di ko mahalas na kukunta, bahala na, di ba? Pala, tatay ka, di ba? First time. Sabi naman, hindi mo bobo yan ako, wag kang discarte. Pero gusto ko may peace of mind ako. Pagpunta, ang daming tao. Ay, daming tao. Daming tao. Tapos, paglakad-lakad ko, focus, focus, focus. Kunyari, kalmado, kalmado, kunyari, kalmado. Yung lumalakas, yung mga ugat ko, lalabas yung ugat. Nakakita ko ngayon. Nasa payphone. Tumatawag. Ma'am, tell Papa, sabi ko ba tell Papa na andito lang ako, kung nasa na ba siya. Tawagan mo yung cellphone, plug ang cellphone niya. Diba, hi ko, Jel, takang kulma na. Nak, are you okay? Okay, ma, Papa is here. Ma, okay, ma, Papa, Papa is here. Di ba, binabala? O kung saan, pa, grabe! Bakit? Lalimus ako! Lalimus ako, Papa! Di ba? Ay, lalimus. Pa, wala akong pera, di ba? Ano ginawa mo? May nakita akong girl. Sabi ko, excuse me, pwede mo kayo ng 5 pesos? Ang galing, di ba? Kasi nagkahanap lang ng papa ko eh. Ng tatay ko. Di ba kami ng tatay ko? Eh, I have to call my mom para tawagin yung tatay ko. Nandito lang ako sa ano. Anong point? Pag mayroon mga ordinary na tao, yung lilimos, gumagano'n ka pa. Di ba? Pag hindi malinis. Yun ang point ko. Kaya nabahaba ng kwento ko. Ang point ko pala, kapag malinis ka, ikaw mismo yung nanghihingi ng ano, titiwalaan ka ng tao. Tama? Di ba mayroong study yun? Isang pulupit tsaka isang maayos nanghihingi ng pera, mas marami na kolekta yung lalaking maayos ang pagkakasuot. Mas katiwa-tiwala kasi. Kasi ang ibig ko sabihin, ngayon pa lang, you are representing our company. Kung gusto mo paniwalaan kayo ng mga prospect nyo, kailangan makita sa figura mo. Power dressing, dress sharp. Tama ko ba yun? Dress properly. Big time business ang global eh. Hindi ko sinabi magsuot kayo ng mahaling damit. Basta malinis, komportable, mabango. Tama? Para pagtiwalaan kayo ng tao. Mula ulo hanggang paa. Kahit mumurahin ang damit. Basta malinis. Hindi mo kailangan mag-signature ng damit. Magmarka buaya? Hindi na kailangan marka buaya. Alam mo marka buaya? Nakamarka buaya ka nga. Eh, mas mukha ng buaya mukha mo. Wala din eh. Tama? Basta malinis, mabango. Tama? Pagkalapit ka mula ulong hanggang paa. Ang confidence level ng tao minsan depende sa suot natin. Do you agree? Yes. Iba maglakad ng babae kapag naka-rubber shoes. Iba kapag naka-heels. Tama? Ang lalaki, kapag naka-barong, iba lakad mo. Kapag naka-maong, iba rin lakad mo. Ang kilos ng tao, minsan, depende sa suot natin. Pag wala kang suot, iba rin lakad mo. Tama? Pagbabangon hininga mo, konting ka masalita. Pari, ikaw to, ikaw to, ikaw to. Payaman tayo. Talaga, payaman. Bawin hininga mo, bro. Pag may kumusta ko yung one-on-one, toothbrush ka, mouthwash ka. Pag mga umihininga mo, sarap magkwento. Pare ko ito. Tama, tama. Maliwanag ko ba yun? Yes. Payaman tayo, payaman. Ikaw ito, pare. Ikaw ito. Ikaw ito. Ikaw ito. Ayan, ayan. Inibita mo ito, inibita mo ito. Ay, ang tatae. Ayan, tatae. Tatae. Payaman ka, buwag mag-tatae. Invest in a nice pen. Pag meron kayong presentation one-on-one, magandang ball pen. Hindi mo mahalin ha, basta malinis, maayos. Pag may kausap kayo, mga mannerism nyo, ingatan ninyo. Huwag na huwag ka maglilipag pag may kausap ka. Mga kaano yan, pare grabe nga ito. Dami yung mayaman, di basta open-minded ka lang. May mga grade 5 nga, mayaman. Ano, tingin mo, sali ka. Tama.
Tapos nag-ice cream brief mo. Pare, ang habang eh. Pinakain brief ng pet mo. Lahat ng nakausap nyo, one-on-one. Nag-one-on-one ba kayo? Yes. Sa one-on-one, lahat ng home party ninyo, lahat na nakausap nyo sa labas, kahit mag-member yon, kailangan madala sa office. Yun ang next goal. Hindi pwede hindi makaka-attend sa mga seminars natin. Bakit kailangan makatend sa opisina para ma-feel na yung ating culture? Anong culture? Pagpalakpak, power, grabe. Tama? Hindi pwede sa labas lang. Kailangan ma-experience rito. Pag upo dito, huwag yung papakitin sa opisina to nung totally walang idea. Why? Mahukulture shock yun. Bakit pa lang, ba't ang numero sa taas? O nga pala, Brad, doon seminar, di ba? AIM Global to. Huwag kang mag-alala, isang beses lang, pag di mo nagustuhan, hindi lang tayo kukulitin. Lagi meron ganun. Pag ayaw sumama, pare, pagbigyan mo lang ako. Kasi dati ayaw ko rin eh. Pero nakita ko maganda pala eh. Di ba kayo lahat, ayaw mo to? Nung nakita mo, nakapag-adjust kayo. Bo, isang ano lang. Kailangan alam nila na maraming tao, observe ka lang. Tama? Now, pagkakit sa taas, may mga role kayo. Anong role nyo? Kayong mga uplines, you have to support the speaker. Sa anong paraan? Kapag start ng seminar, hangga't maaari, kung may first timer ka, dapat nasa harapan. Hangga't maaari. Pero kung wala, okay na sa likuran. Basta be sure na yung downline mo, katabi mo. Huwag mo lang iwanan. Tabihan mo lang. A cellphone, number one rule, wala mag-open ng cellphone. Ang lakas makadistract ng cellphone. Hindi na sa speaker, pati sa katabi mo. Respetuhan yun. Tama ba yun? You have to support the speaker. Pag ang speaker, nagkukwento, nagtatanong, sasagot ka. Pag feel mo nag-joke, tawa ka lang. Para maging maganda yung aura natin. Pag kailangan mo malakpak, palakpak ka. Grabe, power. Sawang-sawa na nga ako dyan. Ang pagpalakpak nyo, hindi ng pagsuporta sa speaker. Pagsuporta sa prospect nyo. Pag nakita ang prospect mo, masaya pala dito. Tama ba yan? Maliwanag. Pag ang speaker, nagkukwento, huwag nyo uunahan yung kwento. Lakas makadistract yun. Yung nag-i-echo ka. Tama ba yan? Kahit alam mo yung kwento, tahimik ka lang. Tatawa ka lang, ganun lang. Huwag mo unahan. Kasi yung sana, bang mga may kwento, may ayan. Oo, yun. Di ba? Alam yung kwento niya, mga gabi, di ba? Yung mataba, ang kwento, mataba. Mga tipong gano'n, you do believe, yung tantantini, yung kwento niya, may abang kami tantantini. Namin, moi, ano yun. Ang topic ko, rejection pa lang eh. Kinukwento mo na yung moi. Tama ba yun? Ang trabaho niyo para kayong mga first timer na nakikinig. Maliwanag? Yes. Now, eto na. After ng seminar, may tatawag tayong meeting after meeting. Ano yung meeting after meeting? Especially kapag ang topic is OPP, baka may mga hindi naintindihan yung prospect ninyo. Oh, kumusta ka bro? Okay ba? Oo nga, pero meron siya nabigit kanina tungkol sa scholarship program. Paano ba yon? Ah, ganito yan. Tapos kapag nag-join ka, part ng global package, di ba? Meron transferable scholarship certificate, pwede nabigay kahit kanino. Pipili ka ng school tsaka ng subject. Oh, ang kaling mo pala, no? Di ba? Hindi niya alam, yun lang ang alam mo. Kasi kapag nakita ng download mo na alam yung ginagawa mo, yung conference table niya, magtitiwala agad sa'yo eh. Tama ba yan? Tapos, meeting after meeting, ipakilala mo siya sa mga uplines ninyo, sa mga sponsor niyo, sa mga tao may resulta, yung global ambassador, yung mayor ng circle, yung speakers bureau. Pag nakita mo yung member ng training team, yung board of directors, ituturo mo lang. Ay, alam mo yan, yung ating presidente, Dr. Ed Cabanto, grabe yan. O yung upline natin, ganyan. Ikwento mo lang. Ituturo mo na siya. Pag may time pa kayo, alika para malaman ko sa minibre yung mga produkto dyan sa third floor. Dyan kinukuha yung ID, yung ATM, tsaka yung products dyan. Ituturo nyo. Yan, yung nakaputin, tawag dyan, security guard. Ito, whiteboard. Ito, there's a light, ha? Tingnan mo. Huwag yung gawin tanga, ha? Ituturo mo lang. Maliwanag ko ba? Pag-uwi, kailangan yung follow up. Ladies and gentlemen, before I end, yung prospect nyo ngayon, okay na yan. Tama?
Pero kailangan nyo ma-meet ang parents niyan o yung magulang niyan o yung asawa niyan. Bakit? Kahit gustong-gusto na ng prospect mo ngayon, kapag kinontra sa bahay yan, mahirapan kayo. Hindi lang ang prospect mo yung katabi mo ngayon. Ang prospect mo, buong pamilya niyan. Minsan yung mga pangyayari, mas nag-a-active pa yung asawa niyan o yung magulang niyan o anak niyan. Tama? Kailangan ma-meet niyo yung parents niya o pamilya. Hindi na sila mag-join, pamilya, okay lang. Kasi minsan ang masakit, hindi na nga jumo-join, kontrabida pa. Kaya kontrabida kasi hindi alam yung ginagawa natin. Pag nakita nila, may kumismo yung upline, yung sponsor, and nandun ka, ipinapakita mo kung ating magandang negosyo, yung trust ng magulang o ng asawa, tumataas. Diba? Mukhang maganda nga yun. Ma'am, gusto niyo po para mas makita niyo next time po o tomorrow po, meron pong next seminar. Balik po tayo. Ganun lang po, no commitment. Abangan lang po ninyo. At alam naman natin, kapag nagpunta dito, taong sarado lang ang utak ang hindi makaintindi nito. Tama ba yun? Tama o tama? Tama. Tama. Maganda ba negosyo? Yes! Guys, sa akin lang, kung maganda negosyo, ang sa akin lang, ay ba sa inyo, alam ko hindi ba member? Tama ba yun? Guys, sa nakita mo ngayon, sana, marami kayong naunawaan. Huwag sana maging hadlang. Yung nakita mo yung global, maganda. Tapos naging hadlang ang 7,080. Meron ba hindi member dito? Meron pa? Huwag lumatas ng kamay. Sa mga hindi member, sa haba-haba na pinag-usapan natin kanina, tapos wala kang balak mag-member, hindi ko alam kung klaseng utak meron ka. Joke lang. Ang sa akin lang sa mga umatid ngayon, ngayon lang po sa nakita mo magandang opportunity. Maraming taong gusto mag-join sa M-Global, pero minsan ang problema daw, walang pera. Sorry po. Sa lahat ng ayaw kong maririnig, kaya hindi ka mag-i-M-Global kasi wala kang pera. Kaya nga kayong mag-i-M-Global eh. Kasi wala kayong pera. Wala mo offend. Kung wala kayong pera ngayon, okay lang. Ang hindi okay, wala ka nang pera, wala ka pang paraan. Kahit po ang mga basurero ngayon, naka-cellphone na. Minsan iPhone pa. Ang cellphone, negosyo gastos. Ang global package, negosyo gastos. See? Kasi kung problema nyo ngayon pera, 5 years ago, malamang ang problema nyo, pera din. Kasi po, kung ano kayo ngayon, yun ang ginawa nyo noon. Yes? At kung ano kayo magiging bukas, yan ang gagawin nyo ngayon. Ladies and gentlemen, sa nakita mo ngayong presentation, kahit may konti tayong tawanan, joke, tama, mga kwentuhan, sa nakita mo sa akin ngayon, at na-witness mo sa M-Global, nakita mo yung global at wala kayong ginawa, tumingin lang kayo at nakitawa lang sa amin. Believe me, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. If you do not like the crop you are reaping, check the seed you are sowing. Kung ayaw daw ninyo ng inyong resulta ngayon, ang inyong inaani, i-check ninyo kung ano ang inyong itinatanim. Tama? Wala kayo karapatang mangarap ng gumanda ang buhay ninyo. 3 years from now, 5 years from now, huwag kayo mangarap gumanda ang buhay ninyo kung wala kayong ginagawang pagbabago. Yes? Yes. Pag-uwi kayo tanong. Problema nyo, pera. Nakita mo yung global. Nakita mo paligid. Maraming yumaman. Na-challenge ka. Nagpaturo ka sa amin. Sumunod ka sa tamang sistema at sineryoso mo yung global. Guys, believe me, 3 years from now, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. Kung paano ubusin. Yes? Sa mga umatid ngayon, kayo ba'y natuto? Yes! If you want to become successful in life from now on, sa mga tinuturo ko sa inyo, success is 10% inspiration, but 90% perspiration. Kahit turuan kita ng araw, ilang linggo, kung hindi mo rin gagawin ang negosyong to, wala din. Tama ba? Lahat ng natutunan, i-apply sa labas. Because the world doesn't pay you for what you know. It pays you for what you do. Good morning. My name is Aguilin Ping. And to God be the glory. Thank you!